Mega love shoutout po sa lahat. Long time no see. Kaya gising ko lang eh. Nag-relax ako, papahinga-pahinga. Mega love shoutout, Mami Merle Peregrino, founder ng Team Abot Kamay. Community Charity International, worldwide. Basa-basa muna tayo, ha? Mega love shoutout, Ate Maria Estela Cabahaga, Ate Elsie Bilsosa, Mami Maria Estela Cabahaga, Mami Elba, Pakinggan, mega love shoutout, Ate Elsie Bilsosa, good evening, sir. Ate Annabel, mega love shoutout, Ate Marisa Estela Cabahaga, mega love shoutout. Ate Ye, you know, no nag, thumbs up dancer, anino, thank you, Ate Mila Usana, good evening, Sir Anino, at sa lahat. Good evening, Sir Anino, Tamsakdan. Ate Shoni Punay, Gunayon. Ate Tess Galicia. Ate Martes Brillantes. Good PM, Sir Anino, and Tak Family. Baka it's a prank na lang to. Ate Elsie Versosa. Hindi naman ako babanat. Paramdam lang ako kasi... Ganyan ang mga multo ng paparamdam. Ate Rosilia Galas Delisay, at last may signal ka na, brother, you know. Ate Marie Dolores, Ate Lisel Ibarat, may grab shoutout. Ate Anim, Ate Martes Brillantes, Ate Marlene, Sir Anino, saan ka na? Baka di muna naman kami suputin. Iska na namin. Nagparamdam lang ako. Ang dami kasi nagtatanong sa akin. Tamsak na, Sir Anino. Mami Gloria Smooth. At it is Girisa. Ate Sandra Moyna, Ate Mars B, Ate Sis M. Black, Ate Pearly Baguio, Ate Julie Asoy, paramdam ka, hindi ka matagal ka lang hindi napakita, multo. Mami Evelyn Hill, inaano ko kasi mukha ko, pinipresh ko. Ate Mona, Sis M. Vlog. Jogging sana ako eh, kasi mainit eh. Ano na nangyari? Ano nangyari sa paligid? Ano na ba nangyari sa paligid natin? Nung nakaraan, tinanong ako ni Ate Yumisaw. Totoo ba daw yung sinasabi ni Kupitana? Sabi ko, hindi, papaniwala ka dyan. Ilang beses na ako na ano yan, sabi na pag pumunta sa kanila si Ram, hindi na babanatan si Mami Merle, pero diba, tuloy pa rin. Sabi ko, kaya na nahimik yan, kasi nga, yung nung A11, itong darating na A11, yung kasama nila, may paparating na ano, hearing. Dalawa lang yan, katulad ni Teo. Si Teo kasi winner niya ko noon. Kapag hindi tumigil, kaya nag-ailo. Diba, lalala nyo noon, tinatanong natin yung address niya na Kupitana. Dalawa lang yan eh, kaya pati ako yung hamon niya. Kasi nga katulad na sinasabi ko sa inyo, pang-counter nila. Kaya naghahamon ng salta ng pangalan, banggitin yung pangalan ng mga yan. Hindi kasi yung makagit eh. Sabi ko sa inyo, kasi nga kinakabahan niya mga yan. Maaaring kaya titigil yung mga yan kasi nga, sila naman ngayon ang magre-record na magre-record. Ganun ang ginagawa niya para may pang-counter sila. Kaya nga ako, yoko papatulan niya mga yan.
Kaya katulad sinasabi ni Kapitana, hindi niya ako pinapansin, pinapatula kasi ganyan-ganyan. Pero nung hindi ako bumaba na, nung bago ako, tinitira din nila ako. Nung nagbalahura ako, tinigilan ako. Katwiran eh, walang sense na sinasabi ko. Kasi wala po siya makukuha sa akin, ano, yung tinatawag nating baho. O pagtatrydor kay Mami Merly, wala siyang alam sa history ko. Ang alam niya lang, balahura ako. Pero hindi niya alam mo yung mag-tridor. Ayan ang titira niya kay Lame, kaila As, yung pagiging tridor. Sa akin, ano ibabanat niya? Nung pinatulang ko sila, hinto, kasi balahura daw ako. Diba si no, binanata niya rin, nung pinatulan siya, huminto siya. Kasi kailangan, pag hindi ka balahura, titirahin kanila ng titirahin, ng titirahin, ng titirahin. Pag alam nilang hindi kanila kaya at napapaya sila, titigil sila. Iibayin nila yung banat nila, ipapapatulan nila. Hindi ba ako babanat? Ano lang ako, medyo ayos lang ako ngayon. Sana nyo magsama-sama na sila lahat, nagkaisa na maumalis. Sinabi ko na kay Mami Merlin noon yan, ayaw niya maniwala sa akin. Nung pinagtatanggol ko pa sila, inano ko si Ram sa kasi Mami Merlin. Sabi ko sa kanya, siyempre yun ang sasabihin ni Mayan. Hindi, sinabi talaga ni Mayan. Nagawa-gawa lang kwento yan, hindi talaga nakikipag-usap si Ram sa mga yan. At hindi pupunta si Ram kahit anong mangyari sa mga kalaban. Siyempre, kung marunong tayong mag-analisa, katulad na sinabi ko noon, yung Lani, nakipag-usap kay Ram, aksidente lang daw nakita. Eh, hindi naman makikilala yun. Ba't aksidente nakita? Planado lahat yan. Pinag-usapan niya kaya pinilit ng mga ARP up na ibalik si Ram dyan at mananahimik sila. Dahil nga hanggat nandito si Ram, magkakaroon ng kaguluhan ang mga supporter at sponsor na aalis kay Mami Merly. Gusto nila pabaksakin si Mami Merly. Tulad na sinasabi ko noon, di ba? Pinagtutulong-tulungan si Mami Merly. Hindi ba sapat na lagi nila nakukuha yung mata? Tulad na sinabi ko noon, yung katulad na sinabi ni Jess, natapatan niyo yung ano yung ginagawa ng ta community at i-contact ko kayo pag gumawa kayo ng charity. Ayaw nila. Ang pinansin nila yung sinabi ni Jess para may day lang sila banata si Jess. Pero nung ako sinasabi ko, hinahamon ko sa kanila yun. Hindi sila umiimik. Kasi wala naman talaga sila pantatapat eh. Hindi sila marunong mag-charity dahil kapastikan lang yung ginagawa nila. Sinasabi ko na kay Mami Merly yung mga plano ng mga yan. Noon, ayaw maniwala ni Mami Merly. Tulad nung huli, parang na-disappoint ako. Nung huling kinausap ko si Mami Merly. Sa feeling ko lang sa sarili ko, ha, ganun. Parang gusto ko sabihin kay Mami Merly, tinatrydor mo kami. Kami, kinakalaban namin yung mga ARPAP, sila Ram. Tapos ikaw, sasabi mo, okay kayo ni Ram. Parang sabi ko, anong silbi itong pinagtatanggol ko, pinaglalaban ko nito? Kasi tinanong ko siya, at Mami Merly, gagamitin ni Ram yung kanta mo. Pinupost ng mga ARPAP. Hindi, okay lang, nagpaalam sa... Eh, ganun. Ganun din siya. At tiniri siya. Alam nang tinatry doon si Mami Merly. Diba? Nakikipag-ayos pa rin. Sa mga tridor, nakikipag-ayos yan. Nagko-commit pa sila sa mga tridor. Ano yan? Diba? Tapos kami na-stress kung paano iangat yung tip. Abot kamay. Diba? Parang nakatapos yung may mga tridor na sinasabi pero sinusuportahan. Andun, nagko-commit sa mga nagtatrydor. Tapos tridor daw. Pagdating sa comment section, pag kinunti, tridor. Pero pag nag-push yung tridor, magko-comment. Ano to? Para sabi ko, ito, lukuhan ba to? Ano nangyayari dito sa team? Abot kami na to. Wala ba talagang pagkakaisa to? Kesyo nakakaawa kasi ganyan-ganyan. Pero pagta-tridor, hindi kinaawa. Ayoko lang kasi magsalita sa mga napapansin ko. Kaya sabi ko, ba't ko i-stress yung sarili ko kakaano? Kasi para paulit-ulit na lang eh. Pag may nag-tridor, nagagalit. Pero pag nalaman yung tridor, ang masisisi pa, katulad namin. Tulad niyan. Ang dami na naman nag-absent sa akin. Wala ko pakialam. Kasi gusto nyo sang-ayon lang lagi sa inyo ang mga narinig nyo. Gusto nyo maging magandang ang sama ng team, abot kamay. Pero sa yung tridor na sinasabi nyo, sinusuportahan nyo pa rin sinusuportahan. Ano to? Lokohan? Kaya sinasabi niya mananahimik sila. May mga pinaplano yung mga yan. Maaaring ipagka-counter sa inyo. Katulad nga na sinabi ng iba, pagdating sa korte, sino ba magiging testigo? Diba? Kaya nga ako, iba-iba pa binabanggit ko mga pangalan.
Yung mga unggoy na yan, kahit ano pa sabihin sa akin, wala akong pakialam sa mga yan. Kasi kung ang dinadailan nila, kaya sila nagko-content, for revenue, okay game. For revenue, sige, okay ko dyan. Revenuehan lang tayo. Pag binalaura, balaurain ang gusto. Oh, ngayon, yun lang hinihintay ko magsalta si Mami Merly, kay Rami. Kasi lagi niya sinasabi, katulad nung huli, sinabihan ako na huwag babanggitin si May, huwag na ano yung pati mga ano. Sa isip mo, bakit ako pinagsabihin? Ako nga nagsabi na huwag ba natin yung mga yan. Bet ako yung sinaway. Sabi kong ganun. Hindi ako magla-live dahil pahinga ako. Diba? Ano nangyari ngayon sa sinabi ko noon? Hintayin nyo. Siram kaya lang nandito yan dahil alam ginagamit si Mami para magalit yung mga supporter sponsor kay Mami Merly. May sinasabi ni Mami Merly, mahal siya eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, pabiyaan nyo lang. Oh. Tama ba yung sinabi ko? In the end, makikita nyo magkakasama at magkakasama yung mga yan. Kung talagang hindi sila nakikusap nilalani noon, natulad na sinasabi ko, yung tanga-tanga na nagkakukwestiyon sa akin dyan, na team abot kamay. Nakita lang daw, hindi sinasadya. Nakita, hindi sinasadya, hindi magkakilala. Pag hindi magkakilala, ay yun ba yung Ram? Oo, oh, yun lang. Pero nag-usap. Si BPN ang nga nagsabi, may video sila. Oh. Kailangan kasi si Mami Merly masaktan ng gusto bago magsalita. Pag okay na naman, natawagan na naman sila ni Ram, okay, si Ate Lisa, okay na naman, mabait na naman si Ram. Kay Dindo, tinanggal yung kanta. Bakit kay Ram hindi tinanggal? Ayun ang tanong ko, bakit pag kay Ram, ay naku, nangangati mukha ako. Nai-irritate yung mukha ko kay Ram. E samantala, pinagtatawanan siya naman ngayon. Kaya nga siya ginaganyan ni Ram. Dahil alam ni Ram na kaya siya paikutin. At tuwan-tuwa yung mga kalaban. Sige Ram, ikaw lang pala kaya magpaikot siya sa matandang yan. Tuwan-tuwa sila tuwing umiiyak si Mami Merly. Maraming katanungan, bakit lagi umiiyak si Mami Merly pagdating kay Ram? Malay ko. Nakamupon na, tapos nakita yun. Ayan na naman. O, diba? Kaya sinasabihan ng mga kalaban na umaasa si Mami Merly na babalik pa rin si Ram. Dahil sa pakitungo ni Mami Merly. Diba? Ayoko muna ba natin yung mga hayop na yan? Dito muna ako sa ano natin. Ano ba talaga yung layunin ng grupo natin? Yung sinasabi lang plastikan? Galit na naman kayo sa akin. Mag-unsub na naman kayo. Ha? Kayo kasi, kaya ang dali nyo paikutin ang paikutin. Tapos kami nagsasalta ng tunay, nagsasalta dito ng ano, para mapansin nyo yung mga nangyayaring kalokohan dito sa GC grupo natin. Sa amin kayo galit. Unsub dito, pag manonood. Di ba? Ang dali nyo paikutin. Pag sinabi, hindi ako sasama ron. Pero makikita mo, puro up-up kasama. Tapos magko-commit kayo, bakit nandito mga up-up? Diba, umalis na nga. Nakikita nyo, nagko-commit sa mga up-up. O sige, gusto nyo, yung sinasabi, bakit napunta na naman yung picture doon? Alam nyo na naman, na may kumakalat na nagbibigay ng picture, bakit pinasa pa ron, bakit uli pinasa ron, tapos sabihin, hindi ko naman alam na ibibigay ni Florenda yan. Alam na kalaban si Florenda. Alam na pinaginalaan siya, may bait binigay pa rin. Anong dahilan? Bakit lagi yung combo ni Mami Merly, pinapasa niya ng pinapasa kung wala tayong plano na mapapangit ang image si Mami Merly? Nakakaano eh, tapos kami pa yung sira, pagkabi yung nagpapaliwanag na nag-i-explain. Diba? Sa amin kayo galit. Kaya nga sabi ko eh, sa may kausap ako eh, mga 6 months ako hindi mag-live para pag nag-live ako, hindi lang masabi na ginamit ko yung team abot kamay kung sakali magbago na ako ng content. Kasi masakit yung tunay na naglalaban, yung pa yung paghihinalaan na parang gumagawa ng kaguluhan. Diba? Pero yung mga tarantado na nakikinabang sa mga sponsor, sa mga supporter, yung mga gumagawa ng katarantaduhan, yun yung mababango. Diba? Anong silbi?
Kayo, pikit mo lang kayo kasi may group, may ano kami, may samahan kami. Meron kami pinagsamahan. Kayo, bago lang kayo rito, kayo gagawa ng gulo. Di ba? Bakit ako magpapaka-stress, magpagtanggol, magtanggol, at magsiwalat kung ano yung mga napapansin ko rito, tapos kami mapapasama. Di ba? Pwede makikomit na lang ako, tapos tutulog na. Di na wala pa stress ko. Kita niyo mukha ko ngayon, medyo press na. Natanong nila bakit sir ganyan? Mahirap magsalita ka ako eh. Nagtatampo mga supporter sa amin pag nakakarinig ng real talk eh. Sabi pa yung masama. Sabi, ano ba yung gusto niyong palabasin? Parang mayroon kayong gustong palabasin eh. Ano, sa tingin niyo, ano ba yung gusto namin palabasin dito? Hindi ako nanonood kay Anino kasi kung ano lang sinasabi niyan eh. Anong pakialam ko kung huwag kayo manood sa akin? Di ba? Maglaylo lang daw yung isa para makalimutan tapos dito pa rin. O di, tapos ano ulit kayo, mag-usap-usap na ibigay nyo ulit yung mga combo-combo nyo. Tapos sabihin nyo, sino naman yung nag-tridor? Katulad si Doktora, pinasok kong sa GC, may lumabas na combo. Si Pauline Nardo, pinasok sa page. Alam na sa mga kalaban nyo mga yun. Ano yun? Alam nyo ng mga kalaban, mga ano, ipapasok nyo dahil mga naging kaibigan nyo. Tama ba yun? Mga kalukuhang ganun eh. Tapos pag-uwas na nagkaguluhan, tanungan na naman, bakit na naman kumalat? Kaya sinabi ko sa mga kausap ko, nagsawa na ako mag-ano. Walang mangyayari sa Team Abot Kamay. Mauubos sa mga support at mga sponsor. Dahil sa paulit-ulit na nangyayari, alam na na pinapasa yung mga picture, pinapasa yung mga picture. Ba't kailangan yung isend ng isend yung mga picture? Si Mami Mary, nutusan din naman ako eh. Pero hindi ko pinakalat yun. Sinabi ni Mami Mary sa akin nung huli, huwag na dahil nakakausap niya raw. Hindi nga daw magta-tridor sila. O sige, okay lang ako. Hinihintay ko lang yung tamang panahon na ano, tridorin kayo talaga niyan. O, nagsalita na si Mami Merly. O sabi ko, eh hindi na siya nadala eh. Mahal niya pa rin eh. Hindi ko nga alam kung ano pinakain ka ako eh. At maniniwala kayo hindi siya pinag-uusapan ng mga yan? Noong ko pa sinasabi yan. Pag nag-usap-usap yung mga yan, sasabihin hindi naman namin pinag-uusapan yan. Katarantaduhan niya mga yan. O si Mirai, ano ngayon? Diba? Tinatanggap nila, nataka ko. Ito, rider na nga, pinaglalaba pa rin. Ano na ngayon nangyayari sa Team Abot Kamay? Pinagtatawanan tayo ng mga... Pero ito ang sasabihin ko, ha? Kahit magsama-sama kayo, automatic, sasabihin, lahat ng tao makakita sa inyo, mga tanga kayo. Lahat kayo dumaan sa Team Abot Kamay. Kaya kayo nag-join force dahil hindi nyo kaya pabaksakin ang Team Abot Kamay. Kahit wala na kami mga vlogger, si Mami Merlin na lang. Ha? Sa unang pagkakataon, puking inay nyo. Hindi nyo kaya isang matanda, gago. Wala pa kami mga vlogger dito, putang inay nyo, dito na si Mami Merlin. Kami mga vlogger dito, sumulpot lang para magkaroon ng viewers. Para ipagtanggol yung depensa ang kuno, si Mami Merlin. Kahit wala kami rito, kusang tatakbo Team Abot Kamay dahil may pera si Mami Merlin at mga supporter na naniwala sa kanya. Hindi katulad nyo, nagsama-sama kayo, puking ina nyo, dahil inggit kayo kung paano nyo pabaksakin. Ma'am Lani, pasensya na, hindi kita inaan dito. Pero nakikisawsaw ka na naman. Wala kaming pakialam sa grupo nyo. Ha? Si AC nga, hindi nyo kinaya eh. Dito na naman kayo sa sawsaw. Tapos sasabi, wala naman masama sa sinasabi namin eh. Diba? Tapos sasabi nyo na inggit kami sa inyo. Ba't kami may inggit sa inyo? Porque nagsama-sama kayo. Tanga. Eh, mga talunan kayo eh. Kaya kayo nagsasama-sama eh. Mga bobo kayo, mga talunan kayo. Kung talagang malupit kayo, lalo ka na ramputa. Ha? Hindi ba, nakikollapse ka kay Dindo? Kita mo, hirap na hirap ka. Pilit ang boses mo. Tatapat ka kay Dindo, pagyayabang mo. Ito, sasabihin ko sa inyo ha. Hindi naman ako tanga eh, pagdating sa mga award-award eh. Ha? May kategory yan. Ano ba nagawa mo? Katulad ng idol ko si King Lux. Pinag-usapan sa social media, pinag-usapan sa TV, sa mga news ano inimbitahan. Ayun, kaya binigyan siya ng award of the year. Ikaw ano ba nagawa mo rito?
Ilang beses ka ba lumabas sa TV nung napunta ka lang kay Mami Merly? Ha? May ginawa ka ba mga charity para bigyan ka ng award this year? Kung hindi kayo nagbayad? Ginagawa nyo kami tangagago. Nagpapalaro kami ng basketball, pupunta kami sa Maynila, sa Divisoria, papagawa ng ticket. Kung may mga tanong sa amin dyan, pre, baka may kakilala kayong ganito-ganito, kung gustong mapapabibilang to para makilala, oh, magbayad lang. Hmm. Ha? Eh, nung kapanahon ni FLM, ganyan binabanat namin dati, nag-antay ako kay Sir FLM, sa mga supporter vlogger niya. Yan ang binanat ko, paano magkakaroon ng award kung hindi nagbayad? Hmm. Pero totoo, pang-asar lang namin sa mga ano yun, sa mga bumabanat sa akin mga vlogger. Pero totoo talaga, gumagawa ng kabutihan si FLM. Eh, ikaw, Ram, anong paano ka bibigyan ng award? Ano ba nagawa mo? Nag-charity ka ba? Pinag-usapan ka pa sa social media? Pinag-usapan ka ba sa ano, sa TV, sa news? Na bigating ka, lagi kang nagigess sa mga bigating show? Wala naman eh. Anong dahilan para bigyan ka ng award? Ah, pagyayabang mo yan, yung latang yan? Ginagawa mo kaming tanga. Anong dahilan? Anong kategory mo? Ba't ka binigyan? Boses? Ano yan? Lumalabas ka lang sa SK, sa mga barangay, puta, binigyan ka ng award? Anong kalokohan yun? Ha? Huh? Eh, baka pag ako umuwi, nabayad ako sa'yo, bigyan ako ng award. Oh. Sa PAMAS ka, diba, ilang beses nagkaroon ng kagulo dyan, dahil nagbayad, hindi naman siya yung panalo. Oh. Ano lang namin to, ha? Hindi namin, ano, opinion lang to sa mga nakaraan noong mga bayad-bayad ng award. Hmm? Kaya huwag mo kami pinagluloko, huwag nyo pagyayabang yung award-award nyo, hindi nakakain yan. Ha? Nagluluma yan. Buti kung sikat na artista kayo, benta mo kay Bustoyo yan kung bibilhin. Hmm? Hindi kami naiingit sa boses mo, Ram. Kaya nga nakipag-collapse dyan eh. Para asarin na naman si Mami Merly. O sasabi nyo naman, o nag-wall-wall na naman sila. Nag-wall-wall? Pag kayo nagsasalita, hindi kayo nag-wall-wall. Pag dito nagsasalita, nag-wall-wall. Ha? Ano ba termo ninyo ng walwal nyo? Ha? Ang tunay na salitang walwal, hindi naman na ano yan eh. Hindi naman yung banatan eh. Inuman yan eh. Kaya tinawag ng walwal, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Walwalan ng walwalan. Nagkakasayahan. Hmm? Yan GC-GC, saan ba nang galing ang Bukol? Diba kay Lamaxin yan? Sila'y gumawa ng GC ng Bukol-Bukol. Kahit magpalipad pa kayo ng magpalipad, Ma'am Jasmine, wala kaming pakialam. Dahil hindi kami katulad ng mga tuta mo na pinapalipara mo para sa inyo, pumabor ng pumabor sa inyo. Hindi naman kami mukhang pera, kaya nga kayo umalis dito. Eh. Dahil hindi nyo kami kaya paikutin. Kita nyo si Cole nag-live. Kasi nabalita nagpapalipad na kayo mga ano, nandiyan na sa kanila. O, ginanana naman mag-live. Hmm. Diba? Kasi nga pera pinapaikot nyo eh. O. Katulad na sinabi ko, ano ba nagustuhan nyo kay Ram? Hindi siniraan. Paano? Gumastos na kayo. Ayun ang sinasabi ko, once na gumastos na kayo, nangihinayang na kayo sa pinuhunan nyo, kailangan mapaikot, mahawakan nyo yung tao. Diba? Ang mga vlogger ngayon, hindi na vlogger. Walang kalayaan. Katulad na experience ko noon sa FLM, sinasabi ko sa inyo, pag ako natakot na mawala sponsor ko, ibig sabihin, hindi ako vlogger. Napapaikot ako ng mga supporter sponsor ko. Takutin ako ng supporter ko. Aalis kami pag yun, hindi ka tumigil din. Ibig sabihin, hindi ako vlogger. Bayaran ako. Hindi man practical na inaabot ang pera sa akin sa palipad-palipad. Pag natakot ako mawala yung nagpapalipad sa akin, ano ba dahil ako bakit nakakaroon ng ano dito, tinatawag na balimbingan? Hmm. Dahil sa palipad, dahil sa pera. Yung palipad na yun, hindi yung bayad. Pero yun ang ginagawang palipad. Utang na loob. Para wag ko banatan yung tao na yon. Hmm. Bakit pag iba naman, babanatan natin? Bakit pagdating dito, tiklop tayo? Pagdating sa RR, tiklop tayo. Oo, sabihin na natin na balahura tayo, na balahura noon. Solid tayo yun eh. Kahit mabalahura tayo, pamilya natin, ganyan-ganyan eh. Oo, walang kagatol-gatol dun. Pero nakikinabang tayo sa sponsor sa mga palipad. Mm-mm. Pero ngayon medyo nagbago na, lumiit na yung palipad ng mga sponsor kasi nga nakakalata na. Medyo nagbago na. Hindi naman ako binabanatan yun, bakit ko babanatan? Siyempre, bakit ko babanatan yun? Hindi na wala yung mga magpapalipad sa akin.
Di ba? Pamagal tuloy kayo sa akin. Ganyan na nangyari. Ate Luciana Kalaya, may galap shoutout. Team Anino Family, may galap shoutout. And Lady Shadow Channel. Kaya hindi na kayo nadadala eh. Mahirap magpaliwanag sa inyo. Tapos magtatampo pa kayo. Nakalimutan na naman yung nakara, nakalimutan na. Ayun ang mahirap eh, pag nakalimutan na eh. Nakalimutan na naman yung history. Tapos pag ginawa na naman, parang bago na naman. Di ba? O yan, umiyak na naman si Mami Merly. Sinabi na nga, nakamove na, masaya na eh. Bakit umiyak pa na naman? Umiyak ba? O, hindi ko kasi napanood. Sinabi lang sa akin eh. Galit na galit daw eh. Kaya sinasabing hindi totoo na nakamove on. Kasi galit eh. Kasi kaya lalong pipikunin. Dapat pagka ganyan, huwag pansinin. Kung talagang ano, eh, ba't ko papansinin niya kahit magsama-sama sila ron? Pagtawa na lang natin. Diba? Oh, gusto ko baguhin yung tema ng pagla-live ko rito eh. Patawa lang eh. Katulad ng huling live ko eh. Nagulat na lang ako. Huwag daw ako magpatama eh. Diyos ko, hindi ko mabinabanggit pangalan ni May. Nagulat na lang ako. Bet ako yung inano. Alam na ako ng mga tao kung sino mga traitor dito. Kahit umalis ako rito, alam ng mga tao kung sino traitor dito. Kaso nga lang, dahil may mga pinagsamahan sila, nagtatano sila, tiklop pagkasama nila. May nagsabi sa akin, bakit wala yung ano ko? Yung, kung may kausap ako dyan, alam niya yan, bakit wala yung ano ko? Pero doon sa isa meron, sabi ko, kayaan na lang yun, kaya nailagay ka meron. Sila magkakagrupo, kahit nga sabihin na nandun daw yung nag-traitor, nandun pa rin, diba? Sabi ko, noong pa yan, ayaw talaga nila sa akin. Tingnan mo description niya, noong pa, tinatanong din sa akin, bet wala ako ron. Pero yung mga hindi vlogger natin, maabot kami, nandun. Kasi nga, ayaw nila sa akin. Sabi ko, plastika na lang dito. Yung nangyayari dito, plastika na lang ka ako. Kunwari gusto ka. No, talaga naman, pag try to try door, hindi yung kailangan, porque may pinagsamahan eh. Tangang kalokohan yan. Pagka-tropa natin eh, kahit tina-try door si Mami Merly, okay lang. Tahimik tayo kasi kasama natin. Yun yung sinasabi ko eh. Tapos sasabihin, ano ba gusto palabasin namin? Gusto lang namin palabasin namin, dapat one-sided. Diba? Hindi naman ako napupunan niya, kahit yung mga kalaban, napapansin kayo eh. Diba? Pansin kayo ng kalaban eh. Ako eh, hindi naman ako kung kanina nakipag-usap, pili lang kinakausap ko. Kaya nga ako, naku, ewan ko. Mahirap kasi makipaglaban ng hindi mo alam talaga kung ano yung tunay ng mga layunin. Ayun na nga eh, kaya umiiyak eh. Kung talagang nakamubunt masaya na kay Jess, dapat hindi na siya iiyak. Eh kung ako yung kalaban, sasabihin ko, kaya umiiyak kasi nga, umaasa pa talaga bumalik. Diba? Matagal na siyang binabastos ni Ram, sinasabi ko na sa kanya yan. Yung punos ni As na mga ibang omo, sa akin galing iba ron. Binigay ko sa kanya yun. Andito pa sa akin eh. Alam niya na noon yan. Noong December pa, nag-uusap kami. Kaya nga sinabi ko, hayaan nyo nila kasi baka isipin ni Mami Merly, sinisiraan natin, hayaan mo siyang makapansin. Kaso nga, ilang beses na ginagawa eh. Magbubulag-bulagan pag nakausap. Tapos pagka ano, ilalabas na naman niya yung mga ano. Kaya gulo, di ba? Ang gulo eh. Katulad yan, sabi, hinihintay ko yung makita niya si Ram na nandun. O, nilabas nila naman yung mga ano. Tapos mga ilang araw na naman, iba na naman sasabihin. O, kaya nagkukulay kayo iba, naglalaylo. Sinasabihin ako, ano ba talaga anino, gulo? Sabi ko, ako rin, nagulo na ako. Inireport ko nga sa kanya, gagamitin yung kante. Tumawag ko sa kanya, okay raw sila ni Ram. Ganun. Naku po, Diyos ko, ano ba naman ito nangyayarin to ako? Okay pala sila ni Ram, tapos kami, nakikipagdigmaan sa mga ARPA.
Hindi dapat iniiyakan yung mga ganyang traitor eh. Ewan ko sa inyo, ba't iniiyakan nyo? Tapos nakasama lang. Pero hindi nakikita yung ginagawang pailalim. Siyempre, parang ako katulad, sasabihin ko, hindi nag-uusap lang naman kami, ganito-ganito eh. Bakit laki nakanda yung mga kalaban? Yan sila, si Picoy, yan si Picoy na kay Mami Merle. Siyempre, iba yung pinag-uusapan niya sa likod ni Mami Merle. Hmm. Doon pa nga lang, di ba sinabi ko, napansin ko lang, umpisa pa lang eh. Kaka-okay-okay lang, bigla sasabihin, Mami, Tita Merle, huwag na kasi kayo. Eh, yung mga timabot kami lang naman nagpapestress, kita mo, inaano namin na mapatawarin siya, mapalapit dito sa mga supporter, pero yun ang sasabihin. Hmm. Doon pa lang, hindi pa halatadong plano na, di ba? Pag maglalive si Mami Merle, wala sa ARPARP. Yung mga ARPARP wala. Pero pag nag-live yung mga iba dito, andun yung mga ARPARP. Na, di ba? Tapos alam na kalaban, isa shoutout pa. Ano yung katarantaduhan na yun? Kaya yung ibang esposo, nawawala ng gana. Kung ako hindi esposo, nawawala ako ng gana eh. Tanong nyo sa mga nakakausap ko, kung sino dyan. Tanong nyo kay Ate MC. Tanong nyo kala Ate Bans. Sabi ko, bakit ako magpapaliwanag kung ganyan ang mga tao, ganyan kakaikli ang utak ng mga supporter natin. Dahil kaibigan ko to, ayaw makarinig ng hindi maganda sa kaibigan niya. Hindi, pinaglaban naman niya si ganyan. Eh, noon yun, nung hindi pa siya, kaya nga sabi ng kalaban ko, laban natin na nakakausap ko noon eh, mula nga raw nakatikim ng ng palipad sa sponsor eh, nagbago yung mga ibang vlogger eh. Hindi katulad ng dati, maganda magpaliwanag eh. Hmm. Ito, pera-pera napapansin ko na eh. Kaya nga nakarandi, ganun din eh. Pahinto-hinto ako eh. Kasi once na nagsalita ka rito, galit. Nag-galib ako, sisilipin ko yung subscriber ko, bumaba. Kasi kaibigan nila yung vlogger eh. Ayaw nilang makakarandi, hindi maganda eh. Akin, ano ibabalat nila sa akin, kaya hindi lang ako pinapatulan. Wala naman akong bakas nakatry doon. Kaya tamunin ko pa yung mga sponsor dito. Sino kinakausap kong sponsor dito? Nahiningan ko ng pera. Isang beses lang ako lumapit kay Mami Merlin, na hospital nanay ko, biglaan. Kababalik ko lang ng abroad. Eh, wala naman ako habol dito. Eh. Gusto ko, kaya lang ako nandito kasi. Mababait kayo, kaso nga lang madali kayo mapaikot. Magtanda naman kayo. Eh, parang ano, like mother, like supporter. Ako dati sinasabihin ako nung magulang ko, tanga-tanga ka, ilang beses ka na tirador, inabangan ka na sa school mo, tapos pag nag-sorry, humingi ng tulong sa'yo, kamping mo na naman, bati na naman kayo. Ilang beses ka ba tatiradorin? Ganun tayo tao, mapagpatawad. Pero sana ngayon, sa edad kong to, nagtatanda na ako. Kumbaga, kahit kami ni Lady Shadow noon, pinagagalitan ko si Lady Shadow eh. Hindi ka ba sa nadala sa mga tinulungan natin mga vlogger? Kukuha ng sponsor kayo ng mga supporter dito, tapos pag naka-live tayo, tayo yung original, sasabayan tayo, papatayin natin, palilipatin natin sa kanila. Tapos bandang uli, may GC sila, sinisiraan tayo. Tayo, nagpakahirap tayo rito sa supporter natin, hindi tayo nag-iikot ng ibang channel. Hinayaan natin kung saan sila lumapit sa atin, tapos pamimigay natin sa mga putang inang hindi natin kilala niyan. Tayo pa sila biyang mabudol-budol. Ganyan yung nangyari ito kay Mami Merle. Kaya ng ilang beses ko sinasabi, ingatan niyo yung mga supporter na natitira dito. Ano, kailan pa? Iiwan niyo si Mami Merle pag uunti na lang dahil wala na kipakinabang kay Mami Merle. Siyempre, bakit pa ako magtatanggol dito? Ano pa gagawin ko rito? Punta gaganto na lang ang viewers. Puro napagod na. Si Mami Merle lagi nag-handle. May mga alam sa traitor. Oh. Ayaw niya rin magsalita. Katulad namin, ayaw namin magsalita. Pero pag nagkaroon ng nagkaguluhan, nagkaganyan at nagkalkala ng mga bako kung sino dahilan, kami masama. Kaya pinaglalaroan tayo ng mga kalaban, pinagtatawanan kayo. Di ba? Kaya tayo pinagtatawanan ng kalaban. Ano sinasabi sa inyo? Mismo ang traitor nandiyan sa bakura nyo. Oh. Ilan na ba mga umalis dito? Katilang bayan, di ba? Mula kila Kladindo, kila Ram. Mula kila Jesse Antonio. Di ba? Galing dito sa Bakura na yan, sila BPS. Yun ang katibayan. Kaya hanggang ngayon may traitor.
Tapos tatanungin nyo, manunog kayo sa vlog, eh, bakit nandito mga ARPAP? Eh, bakit nandiyan kayo? Eh, alam nyo na mga grupo na ng ARPAP yung isang yan. Ang hirap siya. Kaya nga po may nagpapasa sa akin, ba't ka panonoorin niya mga yan? Diyos ko naman, ikwento mo na lang sa akin. Hindi ko panonoorin yan. Tanginan niya mga yan. Walang kwenta mag-vlog yan mga yan. Mga basura yan. Nangangalkal, nagre-recycle pa ulit-ulit. Thank you, Ate Maki. Na ano kasi na hindi pa tayo magtatanda. Matanda na tayo eh. Matayo tuloy balahibo ko eh, para akong pare eh. Mahirap yung ganun eh, yung magtanda, magpakatotoo naman tayo bilang mga vlogger tayo rito. Huwag natin i-excuse na kaya hindi natin binabanatan yung mga yan dahil kasi ganito kaibigan natin, ganito, ganito. Andun kasi yung palipad eh. Hindi porque dating sponsor, ganyan, ganyan, alam ng kaaway ng nanay natin o kaya ni Mami Merly, magko-commit kayo, correct po. Putang ina niya. Diyos ko. Paano iiwasan ng mga supporter ng mga tridor? Kung makikita, inaano nyo pa rin. Hindi malaman ng mga supporter kung sino yung mga tridor. Katulad ko, tridor. Diba? Kaya ngayong uling live ko, napatawa na lang ako nagpatawa eh. Diyos ko. Ayan, stress na naman si Mami Merle. Ayan, inaabang ako magsalita siya. Kasi pag ako magsasalita, may mga hindi na magandang marinig dyan. Ba, huwag nang banatan yan. Sisikat lang yan. Ay, hindi ko nakaalos banggitin yan eh. Pag pinansin nyo na pinansin niya si Picoy, tuwan-tuwa yan. Sasabihin na mga yan. O, diba? Ito yung inintay natin, magkita-kita tayo eh. Kung sa kanila, feeling nila, panalo sila sa ginagawa nila, yan ang mali. Kumbaga sa chess, nakatayo na lang ang king, ang queen at isang rook. Laban sa mga bishop, sa mga tore, at sa mga army. Tatlo na lang ang gumagalaw sa team abot kamay. Kumbaga, tapos kayo putangin ang dami-dami nyo. Tapos tuwan-tuwa kayo, sabihin nyo, panalo kayo. Sa kayo nanalo? Sa kayo nanalo? O magkakot pa kayo ng mga supporter dito sa kanang mga vlogger dito. Para magsama-sama kayo mga tanga. Ha? Na mga binalahura. Ha? Tapos na drama-drama ka naman kupitana. Punyeta ka. Hindi inamin mo rin. Kami, kahit magka-holding hands kami ng amo ko, single amo ko, single, o di inamin mo rin na wala kayong kasama dyan sa bahay, dalawa lang kayo ng amo mo. Kaya malaya ka kahit anong oras nagla-live. Sa bunga nga mo rin lumabas. O, kahit hindi ka na umuwi ng Pilipinas kasi nga, takot ka sa kaso. Di ba? Kaya bigla ka magpapaalam. Si Picoy, bakit si, ano, si Pekwa, bakit bigla naglaylo? Anong dahilan? Ha? Nakatanggap? O, meron panlas. Pekwa, ano ba nangyari no ano no March 11 nitong April 11? Ha. Oh, si Teo nung huling inano ko yan pinaramdaman ko yan bilang naglaylo. Oh. Nagpaalam din noon yan dahil sa paalam kay Ma'am Nora Vitalik. Vitalak na idi-demanda siya. Bilang naglaylo, sinisi at timabot kamay, inutusan lang daw siya para bambalahura. Eh, hindi na raw siya magbabalahura. Ay, mga gimmick yan. Pag inatras yung kaso, biglang babanatan ka. Wala na mangyayari. Wala na rin kahit ano pa. Kahit sabihin mong ano, magaling ka. Huwag mo ipagyabang yung nanalo ko sa ibang bansa. Hindi ka kilala ng mga tao ron. Kahit magpakita pa kayo mga picture ng mga tarantadong mga supporter mo dyan na nanggaling dito. Kahit ang mga sponsor mo, inggitin kami sa pera niya. Wala kami pakialam sa pera ng mga yan. May trabaho kami. Ha? May trabaho kami marangal. Hindi kami katulad nyo umaasa sa sponsor, mga gago. Kapasensya na sa words. May trabaho ka pala, may gigs ka pala. Pero huwag mong pagyayabang yan. Gano'n ba kalaki yan? Gabi-gabi ka ba may gigs?
Oh, hindi na naman sumipot, oh, 'di ba? Hintayin niyo na lang. Paano nga? Paano susipot eh hindi naman nila wala silang maipakitang ebidensya lahat ng banat nila. Kaya hintayin niyo na lang yung ano yung supuesto niyan. Kaya nga hindi ako inaano yun dahil sinabi ko na sa inyo eh. Hanap ng butas yan ng counter nila na inuutusan tayo ni Mami Merly. Magre-record sila. Malay nyo si Teo, nagkakalkal-kalkal yan. Kahit sabihin nyo pa yung ganyan-ganyan, ako alam ko anong kakatwira ko kahit iangal nyo ako bakit ko binanatan kayo. Ano yung tinatawag na concerned citizen? Sa social media nyo sinisiraan nyo matanda, sa social media ko rin kayo binanatan. Yung mukha ko, pinupost nyo. Pinupost ko ba mga mukha nyo? Kahit sabihin nyo, pinus ko yung mukha nyo, quits lang tayo, pinus nyo yung mukha ko. Balabalahura nyo ako, binabalahura ako kayo. Si Mami Merly, sasabihin nyo, binalahura kayo pag nagmura. Ha? May karapatan si Mami Merly magmura dahil yung tinatawag na reaction niya. Ha? Silakbo ng damdamin sa pampapahiya nyo kay Mami Merly. Wala kayong lusot sa matanda, tanga. Kaya nga ako, hindi ko inaano, dahil ilan na yung nakalaban ko sa mga pro-FLM at anti-FLM, mga attorney pa. Pinatawag ako sa cybercam sa Saudi. Oh, nalusutan ko. May attorney umaakit sa amin noon. Wala kang kasalanan. Kahit magpakita ka ng mukha nila dahil tinatapat mo lang. Kahit sa i-record pa nila ng balahura ka. Ang tanong ko ganyan, bakit ko babalahurain nyo kung hindi ko ako binalahura niya? Hindi ko kilala yan kahit sabihin pa supporter yan. Sino ba yung supporter niya? Fake account yan. I-search yung pangalan yan. Kahit sabihin pa niya ako yung binabalahura niyan. Ano ba ginamit? Ano ba pangalan mo sa YouTube? Eh, iba tong pangalan eh. Sino nakakalam na ikaw to? Oh. Kahit murahin pa kita ng murahin, ikaw ba talaga yan? Eh, huwag nyo si dadahilan yung mga ano, puta. Ang lusutan nyo, yung pagmumura nyo sa matanda, yung sinabi nyo, nagpalaglag yung apo na pinilit ni Mami Merly, lahat ng pambabalahura nyo yan. Pero tayo, vlogger tayo, putang inay nyo, pareho tayong kumikita sa social media. Kita nyo ang suggestion nyo, kaya malakas ang loob nyan. Oh. Sa cybercrime yan, ang tagal na, hindi pa nakukulong. Si Amazing Idol, ginastusan ng ginastusan ni, ano yan, ni Sir David sa Amerika. Nakulong ba? Hindi. Acquitted. Kahit binalahura yung mga anak, mga apo, asawa. Gumastos lang ng gumastos. So, nasa Amerika pa yun. Eh, ito. Andiyan lang sa Pilipinas yan. At kayang patunayan yung tao. Tumutulong sa kapwa tao, sinisira nyo ng sinisira sa social media. Kaya yun ang kailangan nyo harapin. Asin nyo may ebidensya nyo, kahit magpakita pa kayo ng resibo, pakita nyo na yung ibinudol. Pag kayo tumatanggap ng palipad o bigay ng sponsor para sa anak nyo, hindi kayo budol. Pero pag team abot kamay tumanggap, budol kami. Yun ang harapin nyo. Huwag nyo sabihin na, founder, balahura. O, ikaw, Mas Rey, ah. Oo. Tuloy mo lang yan. Eh, pag nireport pa nga nila, tingnan mo, tuloy pa rin pang babalahura mo. Nagyayabang ka pa. Andiyan ka lang sa Pinas. Ha? Andiyan din yung complainant mo, nasa Pinas lang. Hello? Kaya pagpatuloy mo yung katarantaduhan mo. Huwag mo pagyayabang-yabang dito yan. Ha? Yung sasabihin mo, binalahura ka. Yung history ng paglalim mo, tingnan mo. Kahit gamitin nyo pa kami, yung sasabihin yan, depender yan eh. Siyempre, didepensahan nila yung community nila. Kumbaga sa Pilipinas, yung general, yung Malacanang, may army. May mga opisyal. Ano ba sabi na nag-complain kay, ano, kay Bopelman ni, ano, ni Bentulpo? Eh, content creator yan, binaboy mo eh. Oh, acquitted siya, ano, si BPN. Nag-ano uli sila eh, tawag doon, nag-motion for a reconsideration. Parang ang tawag doon, yung inulit-ulit. Kasi yung attorney ni Sir Nino David, ay ni Ninong David, may edad na, walang alam sa YouTube. Yung attorney ni Jesse Monyo, bata pa, mahilig sa YouTube. Tapos sasabihin nyo, bakla si Jess? Sino mas nakakahiya? Yung alaga nyo na may bakla, o yung bakla na umamin na bakla siya? Oh, kumakapang maliit sa bakla kayo, galing nyo, no?
Eh, mas maganda pa kayong bakla niya sa girlfriend niya eh. No? Huwag kayong magmalinis-malinisan. Hmm. Ito malakas ang loob. At ang maganda rito, ito bumanat sa inyo, pinagtatanggol timaabot kamay. Kayong mga putang ina naging talent ni Mami Merle, kailan nyo pinagtanggol timaabot kamay? Pati si Mami Merle. Diba ginamit nyo lang naman si Mami Merle? Para makakuha tayo rito ng mga supporter? Kaya mga, kahit magtulong-tulong kayo, 10-20 kayo, tanga-tanga kayo. Ha? Hindi nyo mababak... Kayo mga umalis dito, kaya kayo umalis, kasi nga kahit anong plano nyo pagpapabaksak, walang nangyari. Kahit sumama pa kayo sa mahal community, walang mangyayari. Doon, makakuha kayo ng supporter doon. Hmm. Tapos bubuhayin nyo ulit at timaabot kamay para banat-banatan dito, para may viewers uli kami. Ganun ang gawin nyo. Para magkaroon kami ng viewers dito, kayo magdala na naman ng gulo ron. Kasi hindi nila kinaya yung mamigs eh. Mm-hmm. Yan ang hindi, siyempre sabihin, nakikilam tayo sa mga yan. Diba? Pero ba't yung sumasaw-saw dito? Si BPN nagkalat ng ano, ganyan-ganyan, na nag-uusap yan, pero hindi nyo sinita. Diba yan na sinisita sa inyo ng mga kalaban nyo? Bakit yung mga vlogger nyo, hindi nyo masita-sita? Hmm. Ngayon, bubunot na naman kayo rito kasi wala na kayo, ay nako, IPIG, ano. Wala. Ayoko magsalta sa baboy na to eh. Ay, tuloy-tuloy bunga nga niyan, hindi dapat pinapansin yan eh. Kasi parang din si Kupita na yan, pinagkaiba lang mga yan, magkaiba lang ng bansa. Pero yung bunga nga mga putak-putak, wala sa lugar. Hmm. Ganyan mga bunga nga ng mga yan. Puhunan yan yung pagkukontent eh. Tapos pag binalo, sinabayan mo na sa kabalahuraan, sasabihin balahura ka. Eh putangina, kumikita na naman sila sa kakasita sa ibang community. Ano pinag-iayabang ng IMIG na yan? Hanggang ngayon, vlogger pa rin, walang kwenta. Nag-charity ba yan? Basura kayo eh. Inayawan nyo na nga si AC eh. Dito naman kayo babanat. Inayawan nyo na yung mamigs eh. Dito naman kayo babanat. Diyos ko. Mas maganda pa nga yung bakla eh, kasi taga-Japan eh, Diyos ko. Tignan yung feeling maganda eh, may edad na naman, kaya nga lagi nakaside yun. Ayaw ipakita ng harap-harapan yung mukha eh. Delaw-law na leeg eh. Pakita pa ng abs, eh po taltado naman pek yung abs. Ng babae. Inuuto naman ng lalaki, eh, sexy mo, mami. Sige, bigay pera, magkano? Mami Maria Jesus, may grab shout out. Hmm. Yan ang hindi maganda eh. Oh, tapos sabihin nyo, pera-pera tayo maabot kamay. Eh, bakit hindi namin iniwan si Mami Merle? Kahit wala kami natatanggap na pera sa mga supporter, sponsor. Oh. Ngayon, ginagamit nila si Mirai. Uy, dupiring donya na si Mirai. Gamitin nyo nang gamitin. Kahit sabihin nyo mukhang donya yan, katulong pa rin ni Mami Merle yan. Labandera, utusan pa rin ni Ram yan. Gamitin nyo pang asar. Oo. Ano namin dyan kay Mirai? Naangatan kami sa buhay niyan? O yung manager ng ano, ipapangasal niyo yung manager nila, pinagpalit sa manager ni ano, tignan mo, labandera lang nila. O, ano ngayon? Sino naman maniniwala yan ang manager? Ginamit yung pampicture para pangasal kay Mami Merle. Tanga. Sino maniniwala ang manager? Ano alam niyan? Magkula? Magkusot? E di ang gulo ng buhay ng talit ni ano, ni Ram. Ha? Matutuyuan, maaarawan. Mauulanan, ako putang ina, ano kalalabasan ng ano yan? Parang bulbulin. Hindi mo makita ang daan sa dahil sa kapal ng bulbul. Ay, sorry. Putang ina, aanuin pa tayo, ingitin pa tayo, putang ina, manager daw katulong, labandera, putang ina. Anong alam niya pag pumirma? Baka pag bumasa ng English yan. Baka hindi mo alam kung anong pinipirma mo, may kaso na pala yung mga talent mo. Pipirma mo pa rin. Saan? Ah, ito. Ito na, nilagyan ko na si Ma'am Judith.
Tapos dinapat nyo pa kay Dindo. Sinabi naman namin sa inyo, walang panama si Dindo, si Ram kay Dindo. Pinanood ko eh, ayoko nga panoorin. Sabi, pero tingnan mo, oh. Si Dindo normal lang. Parang si Steel kumanta. Samantala yung talent yung lumalabas na yung ugat dito. Tangin na. Oh, yan ba yung nanalo sa ibang bansa? Samantala si Dindo hindi nanalo. Kaya yung sinasabi ko, siya huwag ka pupunta dyan. Kasi ilang kayong talent mag-aagaw-agawan. Eh, ang balita ko, sabi sa akin, kaya ka pumunta dyan, kaya ka dumikit kay Dindo, para makalapit ka kay, sino ba yung ano ni Dindo, coach? Kay Vince Saturno. Kasi may pangalan. Ha? Kasi si Mami Merly walang pangalan. Kay Vince Saturno raw sila lapit ngayon, Dindo. Pakilala mo raw. Oo, para makipagtapatan sa'yo. Makipagtapatan sa'yo kung sino mas magaling sa inyo. Mm-mm. Bakit? Yung mga sponsor mo, late lang makilala? Sino ba nakilala ninyo mula nung pumunta kay Mami Merly? Eh, kaso ayaw nga rin sa kanya nila papaubit eh. Hmm? Ngayon, gagamitin mo si Dindo para makalapit ka sa mga coach ni Dindo. Benry Saturno. May pangalan nga naman. Si Mami Merly, tak lang eh. Di ba? YouTube lang eh. Oh. Tapos, katulad ng ginagawa mo kay Mami Merly sa mga sponsor, opo tita, opo, opo, opo. Ayun, bait pala ng tao na to. Pero yung kaloob-looban, ano na sa ano, balang araw makukuha ko rin mga loob ng mga to, magiging akin to. Ah, di ba? Galing. Ang talino mo talaga, Ram. Hindi ako, wala akong alam sa computer, pero nag-aral. Mm-mm. Di ba, Ram? Pero bilib ako sa'yo, katulad sabi ko sa'yo. Kaya huwag niyo sasabihin si Ram, wala mararating. May mararating yan. Mm-mm. May mararating yan, taong yan. Magaling yan eh. Magaling magpanggap yan. Mm-mm. Kumakapanlait sa bakla, tignan mo. Di ba? Tignan niyo yung pagkatao niya. Lalaking lalaki, di ba? Pero pumapatol. Na, di ba? Yung tinatawag na puhunan na tinatawag. Pinupuhunan lang. Puhunan niya yung ano yung katawan. Mm. Ayaw niya nag-eh, yan ang puhunan mo. Naurang nagrarampa-rampa ka eh. Oh, kakasuha mo kami sa ganyan pinag-uusapan? Mm. Sino ba nakalkal niya, di ba? Ayan, oh. Tapos sasabihin ni Kupitana, pasensya na sa mga nagawa ko. Gago. Kumita ka na dyan eh. Magsusorry-sorry ka pa. Bobo. Kaya wala mangyayari. Pamalat-malat boses mo dyan. Ako po. Kahit sumigaw ka pa ng sumigaw. Kita mo, hirap na hirap ka. Hindi mo masabayan si Dindo. Oh, gusto mo, pakita ako rito. Umihinto-hinto ka. Tinatapik-tapik ka nga ni Dindo. Hindi ka makasabay kay Dindo. Oh. Kaya sabi ko siya, huwag ka sasabay kay Dindo. Sinabi na kita noon. Magmumukha kang tanga. Hindi lang kita sinabi ang tanga noong time na yun. Basta sinabi ko, wag ka umano dyan. Wala kang sinabi kay Dindo. Sinabi ko na sa mga live ko, marunong laruin ni Dindo yung boses niya. Ikaw, puro ka lang birit, puro sigaw. Hindi ka marunong sa melody, hindi ka marunong mag-ano. Hindi mo kaya laruin yung boses mo, kundi puro bass ka lang. Dapat sa'yo, grupo mo, bass in the tune. Mami Evelyn Gonzalez, magaling na ang Mami Evelyn ko. Parang team, anino? Parang team, abot kamay. Kaya, sabi ko sa'yo, wag ka, naku po, kung si Dindo nga maganda boses, pinag-aral pa ni ano eh. Ni Bernie sa Saturno eh. Ikaw pa kaya, pumipiyok ka. Hindi mo kaya laruin boses mo, pumipiyok ka. Kaya kailangan puro high tone ang tono mo. Hindi ka marunong malamya. Kasi nga pag malamya ka, ay Diyos ko, bumibigay. Diba? Boses mo lang kay Mami Merle, tito. Anong tito? Hoy, popok na matanda, higad, kahit darna ang Jess namin, totoong tao, hindi katulad ninyo mga animal. Ay, si Jess inamin niya, pero wala siyang kabit na bakla. Eh, ito mga to, si Lais na nga, may kabit pang bakla. Diba? Sino ba talaga lalaki? Hmm. Si Dindo, ang ganda-ganda ng boses, si Lais yan. Pero maganda boses, buong buo. Eh, yung kabduhit niya, buong buo, pero pumipiyok. Oh. Diba? Ang pangit tignan. O, sino ngayon mo? Ano ngayon may award mo? Latino, yung kinanta mo. Eh, kahit naman sino, marunong mag-Latino si. Pag binawasos mo yung tono eh. O. Kahit ako, kaya ko high tone. Iipitin mo lang yung boses mo. Naku po. Aanin mo lang yung boses mo eh.
Oo. Ganun-ganun ka lang. Diyos ko. Boses pa. Kita, lahat, kay, mamatay man, kung lahat ng kanta mo pinanood ko, Diyos ko, hindi. Medyo sinilip ako, alis na ako. Yung live mo, mamatay man, hindi ako nanood. Yung 28, 29, hindi ako nanood. Hindi ko pinapanood dyan. Hindi, alam ko, wala. Kaya ka lang maingay, sa Team Abot Kamay lang supporter yun. Oh. Kita mo, nung, ano ka? Nag-guess ka? Nagpapasalamat ka sa mga tao, wala akong narinig halos sigawan, nagpapasalamat ka. Para nga naman marinig yung sa sinang nagkukuha ng video, nagpasalamat ka, kunwari, kilala ka. Pero asan sumisigaw sa iyo sa Team Abot Kamay? Wala. Dito ka lang sinisigaw sa Team Abot Kamay, hindi ka naman talaga sikat. Ito lang mga tao rito, sa pagmamahal kay Mami Merly, sumasangkayo na lang. Sasayang nga mga pera ng mga sponsor, kung ako lang magsasalita, sayang mga pera nyo kakasuport sa mga hayop na yan. May mapapalaba kayo dyan, gastos kayo ng gastos, hindi naman kumikita sa ano yan, sa industry ng ano, ng mga artista sa pinilakang tabing ng Pilipinas, dito lang sa social media. Ano kikitain ni Mami Merly dyan? Ang viewers, Team Abot Kamay, kahit hindi nanood, nagbayad. Para lang masabing successful siya. Tapos gagawin pa ng kwento, kumita rin ng kalaating milyon. Katarantaduhan ninyo. Eh yung sinasabi nyo, sikat sa sumigat. Tignan nyo nga bakit kaya binigyan ng award. Ano bang ginawa mo? Nag-charity ka ba? Gumawa ka ba ng pangalan? Na itong grupong to na mabait, kumakanta, sikat, pero tumutulong. Ang layunin niya, tumulong sa mga mahihirap. Nagkaroon ka ng award? Nabanggit ba kung bakit ka binigyan ng award? Naging bankable ka ba sa mga ano, mga guesting? Saan ka nag-guesting? SK. Tignan na, kung ako lang yung mga newscaster, mga ano ng mga ano, yung mga kunwari paparazzi ng mga ano ni Lord si ano Citro. Ku-questioning kita eh. Alam ng samahan ng mga ganyan yan, ng programa ng Pilipinas na pwede magbayaran. Hindi ko sinasabing totoo nagbayad ka. Mm-mm. Wala ako sa posisyon na sabihan yan. Pero sinasabi ko may posibilidad. May posibilidad. Kasi doon pa lang, ba't ka ibinigyan ng award? Hindi ka naman namin nakikita nag-guessing sa mga TV. O katulad ni King Lux na in-interview sa Jessica So, kay Carrie Davila, dahil sa pagtulong. Paano ka nakilala kung hindi kayo lumapit doon? Ah. Kasi andyan pala yung ano mo, sponsor mo. Na handang ibigay ang lahat. Kahit yung asawa, buhay pa, pinapatay na. Ha? Ah? Diyos ko puta. Hanapin yung asawa ko sa langit. Parang si Kapitana, okay lang ako lumandi. Kasi single ako, single din amo ko kahit hindi na ako umuwi. O di namin mo rin na may relasyon kayo. Ikaw na mismo nagsabi, wala kayong kasama. Mag-isa lang kayo dyan, dalawa lang kayo dyan sa bahay na yan. Kaya pala kahit anong oras po, hindi ka mag-live. Kaya parang kahit bagong-bago ka sa kama, kahit ang gulo-gulo pa ng buhok mo, tatalian mo lang, pukingin yan. Kahit amudwar pa yung bunganga mo, kasusubo. Sige ka pa rin, may panis na laway. Pagyayabang mo pa, ano ngayon? Oh, kung magka-holdings kami ng amo ko, eh single amo ko, single din ako. Oh, di ba? Tangina, hindi ka ba nahihiya niyan? Sasabi mo, budol-budol ang Team Abot Kamay. Oy, mahiya ka naman. Ikaw, naka 200,000 ka na nakakolekta rito sa Team Abot Kamay na hindi alam ni Mami Merly. Si Mami Merly, hindi tumanggap ng ganyang kalaking pera. Buhay pa ang pamangkin mo, ginamit mo para magkapera ka. Buhay pa, nangingi ka na ng abuloy. Huwag niyo pagyayabang yung award-award na yan. Si Mami Merly nga gumagawa ng tulong, nagkaroon ba ng award? Ha? May YouTube pa kami nila Mami Merly, ha? Pinagkakalat namin yung mga ginagawa ni Mami Merly, pero hindi nakarating sa pinaka-ano eh. Sama na mga ano eh. Na mga kumutulong sa madlang people eh. Pero ikaw wala kang ginagawa, nakarating sa kanila mga ginagawa. Ano ginawa mo? Binabayaran ka, hindi naman kusa yung ginagawa mo. Tulad na sinabi ko, bakit nagalit ka nung sinabi ni Mami Merly, binayaran ka 50,000. Dahil ang pinapalabas mo dyan sa mga kalaban namin, pati sa mga sponsor mo, hindi ka binabayaran. Inaabutan ka lang para maawa na maawa sa'yo. Kahit alam na ng mga sponsor mo yan, wala na silang pakialam kasi nga, nabigahan nila sa bukol mo. Pinagpantasya ba naman sa GC nila yung bukol mo? Diba? Yung bukol mo yan, yan ang puhunan mo. Tapos sasabi mo, nagagalit ka, pinag-uusapan mo. Eh, trabaho mo yan, rumaram pa kayo. Kaya nga nakataas yung dalawang kamay mo, nakaganyo harap mo. O sige, sumamba kayo. O, diba?
Pinangangalandaan mo yung bukol mo eh. Kahit nakalakad pa eh. Oh. Didi na ipaputa. Kaya makakit ba? Magsama-sama kayo dyan. Kahit may mga vlogger pang bumalita dito, sumama kayo dyan. Lahat kayo bigo. Lahat kayo nag-try doon sa Team Abot Kamay. Paano kayo mananalo yung nagsama-sama kayo? Ang totoong nagwagi, magsusolo kayo. Ipakita nyo sa Team Abot Kamay na kaya nyo mag umano, umangat na walang grupong inaaniban. Ha? Kaya nga kayo nagsasama-sama. Ha? Ah, di, ah, ngayon, mabababa na viewers nyo. Kasi wala nang booster. Eh. Di ba? Sa mga modeling, minsan may package deal yan. Kala nyo, ganun-ganun lang yan. Minsan niya may package deal yan. O sige, pero kailangan tong taong to, may one night stand sa akin to. Kala nyo, ganun-ganun lang yan. Ha? Kahit yung mga nag-ano sa mga boxing-boxing na ganyan-ganyan, kahit yung parang tinatawag natin ano yung escort girl, yung mga sekretary-sekretary na mga ano sa mga building-building, hindi ba kayo nanonood ng mga ano, ng mga expose sa mga TV-TV? Ha? Yung mga sekretary ng manager, padadala yan doon, makipag-usap para pirmahan yung deal nila. Pero, kasama sa deal yung babae. Kaya malaki na kukuha bonus ng babae. Hmm? Yung babae, magiging one night stand nila. Okay, pinirman na dahil nakaanjugjugan na. Malaki bonus niya sa amo niya. O, napirmahan ko na, boss. Op, tanggap bonus. Hmm? Ayan, eh, sira, malinis. Diyos ko, putangin na maniwala ako. Kaya sinasabi ko sanay na yan. Dumaan na sa mga baklayan eh. Oh, bakit ka magbabakla? Anong dahilan, di ba? Pera? O, rintok tayo rito. Ano magugustuhan ko sa lalaki? Kapwa ko lalaki. Di ba pera? O, di ba sanay na talaga? Magaling na magpaikot. Real talk, dati hindi ko binabanggit yan eh. Pero masyado ako nagpapakabanal-banalan, sisiraan mo sa Mami Merlin. Hmm? Ang kapal na mukha mo eh. Ikaw, bakit ka ng bakla? Kung hindi mo habol pera sa bakla? Oh. Si Jess, ano habulin sa bakla? Sabi nyo, bakla si Jess eh. Alam mo, bakla pa yan. Hindi ka tulad yung si Jess. Ah, si Jess, kabago-bago, nanlilibre. Kayo, puro lang kayo tanggap. Sisiraan nyo pa yung tao. Ha? Ah? Yung bakla na yan, karamihan sa mga bakla, yan yung nag-aangat sa inyo. Yung mga kapit sa patalim, yan ang nagpapatuloy ng buhay kahit may asawa na sila. Kumakapit sa bakla para magkapera, para mapakain mga anak nila. Katulad mo, Pikoy, kumapit ka sa manager mong bakla. Di ba yan nagpadala sa iyo sa Amerika? Yan yung binabagit mo sa akin, magdadala sa iyo sa US eh. Na kahit anong oras eh. Di ba? Hindi ko pa nga kilala yung pangalan ng Mik na binanggit mo sa akin. Naku po. Kaya huwag mo sabihin wala kang alam sa pera-pera. Ha? Hindi mo mapapaikot sa isang bakla kung hindi ka marunong magpaikot. Hindi ka magkakapera sa isang bakla kung hindi ka marunong kumarin nyo. Kaya nga yung kita ko pala sa'yo nung unang dating mo kay Mami Merlin, mawakawak mo sa likes si Mami Merlin. Ano yun? Pinapaamo mo? Sa aming mga barbero, pag ang customer namin, pag lumabas, tinatapik namin sa braso, ginaganyan namin. Kasi ang turo sa amin niya, once na ginaganyan mo yan, kumbaga, makapalagay ang loob mo, makampante sa'yo. O sige sir, kaya lagi tayo, kahit yung mga bata pag may sakit, tinatapik natin sa dibdib, sa likod, tapos sinimas-simas na ganyan. Pag nakapante, tulog, kahit may sakit pa yan. Hanggang ngayon, dala-dala natin yan. Tiba yung mga lalaki nagkaganyan sa braso, magkaakbay. Ang mga babae, saan mo sinusubok yan? May kasabihan kami mga lalaki, pag ang babae, kahit anong hawak mo, hindi pumapalag, sa braso, sa kamay, sa legs. Kumbaga sa lalaki, game yan, kumbaga ganun. Ginagawa mo ganun si Mami Merly. Ha? Nawakawaka mo sa legs? Tinitingnan mo kung papalago hindi? Ha? Diyan mo makikita ang sababay na kahit saan mo dalhin, kumbaga, mga dalaga, pagsama ng sama sa'yo, ibig sabihin game yan. Naghihintay lang ng first move mo yan. Hmm. Sanay ka magpa-ano eh. Kabago-bago mo, hawaka mo sa legs si Mami Merlin. Tapos palalabasin ng mga tao, mga gagong to, umaasa sa'yo. Kasi pinaasa mo. Sabi mo, mabait ka. Saan ka naging mabait? Ang laki na nakukuha mo pera kay Mami Merly, hindi nilalabas si Mami Merly. Dahil kahit hanggang ngayon eh, pag binabanggit kita kay Mami Merly, pinagtatakma ka ni Mami Merly, naaasar ako, hindi lang ako umimik kay Mami Merly.
Yung matagal ko na sinasabi, bakit pagdating sa iyo, iwas si Mami Merlin sa katarantaduhan mo? Anong mayroon sa inyo? Bakit ko, ikaw kaya mong sigaw-sigaw si Mami Merlin na hindi nagawa nila din do? Kabago-bago mo pa lang. Ano yung pinadama mo kay Mami Merlin na parang inaasahan ka na kung ano? Naniniwala na babalik ka? Na mabait ka sa kanya? Bakit hindi makapagsalita si Mami Merlin ng katarantaduhan mo? Na iniingatan yung reputasyon mo na wala namang kwentang pukong inang reputasyon na yan. Reputasyon, yung kahangalan, yung pakitang tao. Manager mo, sisigaw-sigawan mo. Nasaan yung sasakyan? May aalis kami? Magawa mo ba sa ibang manager yan? Kay Jasmine, hindi mo magagawa yan. Ha? Kasi yung taong yan, nagtrabaho sa Japan yan, marunong din mag-entertain yan. Tulad mo, marunong magpaikot ang tao, kaya huwag ikutan kayo. Yung nakapera sa Japan, yan, magkakapera ka sa kanya. Nakakaawa lang to si Ma'am Jasmine eh. Nasira ang reputasyon dahil lang sa iyo. Dahil sa panguuto mo. Ikaw mismo nagkukwento kay Mami Merlin na kung ano-ano kay Ma'am Jasmine. Kaya nakapagsalita si Mami Merlin na kung ano-ano kay Ma'am Jasmine. Noong una pa lang sinasabi mo, inaano ka sa pera, inaalok-alok ang ganyan. Dahil gusto mo ipakita kay Mami Merlin, totoo ka kay Mami Merlin. Kaya naniniwala siya si Mami Merlin sa mga kasinungalingan mo. Na hindi ka nakikipag-uusap sa ARPRAP, sasabihin ni May ang tanga-tanga. Na huwag maniwala, Mami, sa iyo lang kami. Dito lang kami sa iyo, nakasuporta pa rin. Naniniwala naman, kahit sabihin ko na sa inyo mga ARPRAP. Ang daming karding kubeta. May karding din akong kalaban ha. Si Karding Singket. Ay, hindi si Karding. Hindi to si, Team Anino to. Supporter ko to. Nagyan ko to si Karding Singket, kubeta. Ay, comment ulit. Yan, amangat. Malulubat ako, Diyos ko. Buhal po king ina mo. Oo. Pigon na pigon sa akin yan. Lagi pag sa comment section lang ako nagsasalita, hindi ko tinanyan na ano yan. Ha? Popos kagad yung mukha ko niya, katabi si Sir FLM, tab nila ko. Yan yung nakilala sa channel ko eh. Sinaraan ako sa mga sponsor ko. Ayan, dami nagpapalipad, mga taga US. Hindi raw siya budol-budol. Pero nung sa amin may nagpapalipad, budol-budol kami. Dugit yan eh. Ayun, pag mumukhang yan, tingnan yung mukhang kriminal. Oh. Yan yung mga walang kwenta. Tingnan yung mukha. Di ba may kamukha kay Picoy? Eh, dapat lang naman talaga eh. Nako. Kaya nga naano ko, bakit kailangan na pagtakpan yung katarantaduhan niya. Ginawan na siya ng katarantaduhan ng ginawan ng katarantaduhan. Eh. Umaasa pa rin siya. Diba? Kasi, hindi siya iiyak kung ganyan kung hindi siya umaasa. Kita mo siya na ano mo siya sabi, pinaniwala siya. Oh, bakit, ano yung ibig sabihin ng paniniwala niya? May inaasahan siya sa mga sinabi niyan. Diba? Oh, pinaniwala mo ako. Sinabi ko na nga, siyempre, alam mo kung sasabihin niya yung mga plano nila. Hindi sasabihin niya, dinawala ka agad sa rito ng maaga sa team, abot kamay. Kaya nga pinadala dito, sabi niya, hindi mga, sasabihin ni, ang pababanguin ni Rob, di ba yung mga ARPRAP? Hindi yung mga ARPRAP nga ako, idol na nagpapadala sa akin dito eh, na huwag daw ako alis kay Mami Merle. Oh, tignan mo, yung sinasabi niya ganun, mababait ang ARPRAP, walang sinasabing masama sa hindi. Pero nasan? Andun. Andun sa mga kalaban, di ba? Iba yung sinasabi nila, yung sinasabi ko, iba yung sinasabi nila sa ginagawa. Nagkaroon shout out 218 viewers. Wala na pag-asa kay Picoy. Pera lang talaga yan. Puta, ang kakapal na mukha manong, ba't puta samantala sila yung nagkapera dito?
Oy, magparangkahan tayo rito. Kayo mga umalis dito. Kayo ang nagkapera, hindi kami. Ha? Kaya kahit ano sabi sa inyo mga vlogger, for sure. Naranasan niyo yan. Huwag niyo sabihin, hindi kayo nagkapera, mga tanga. Ha? O sabi na, naiingit kami. O sige, o naiingit na kami. Inagawan niyo pa kami. Hindi na kayo naawa sa amin. Ah, hindi kayo naawa sa amin? Kami putak kami ng putak dito, kayo nakakapera dito. Kayo mga talent. Ha? Pinaglaban niyo ba si Mami Merly? Ha? Nakapera ba kami sa inyo? Nakapera ba kami sa inyo? Binigyan niyo ba kami ng pera para depensa namin kayo? Utang ina niyo. Tapos kayo pa demanding, mabuwakan ng ina niyo. Sabihin niyo nakapera kami sa inyo. Ha? Pumunta kayo rito, kayo nakapera sa Team Abot kami, kayo mga talent. Wala kayong puhunan. Kami may puhunan kami, napupuwet kami, depensa kami ng Pilipinas sa Team Abot kami kay Mami Merly. May napalaban kami? Yun lang yung mga ibang vlogger. Kaya hindi mabanatan yung ARP-ARP. Kahit ilang beses ko pa sabihin na, oy, wala akong alam dyan, hindi ko kaklose yung mga ARP-ARP na yan. Ha? Wala, hindi kami nag-uusap niyan. Oo. Ay, maniwala na kayo, hindi kami nag-uusap. Diba? Real talk lang ako rito. Kasi kailangan, direct to the point na natin, huwag masyado tayong ano-ano na ganyan, kung ano-ano. Kaya yung mga supporter ng Disney, hindi na susuporta, sumusuporta dahil pinupromote nyo pa rin eh. Umalis na nga, ipopromote nyo pa, dahil sasama nyo pa yung picture. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, yung mga tinatanong sa akin ng mga supporter nyo. Bakit kayong defender, hindi kayo warriors, bakit hindi kayo nilalagay? Kailangan pala warriors kayo. Diba isa lang kayo, timabot kamay? Real talk lang. Anong dahilan? Kaya yan ang sinasabi ko noon pa sa inyo. Porque hindi, yung mga grupo-grupo nyo, porque hindi kami warriors, wala kami dyan. Real talk lang ha, huwag kayong magagalit ha. Yan ang tinatanong ng mga supporter eh. Ayan ang sagutin nyo yung mga supporter na nagtatanong sa akin. Ang sabihin nyo kasi, hindi kasi, hindi sila warriors eh. Pero timabot kamay tayo. Di ba? Ilang beses na ako nagpaliwanag niyan. Ito, nirilto ko na ha. Sila tanongin nyo kung ano yung sasagot nila. Bakit wala kayo sa picture ng warriors? Iba't pare-pareho lang naman kayo team abot kamay. Yan ang sinasabi ng mga kalaban. Kahit mga kalaban, napapansin yan. Anino, huwag mo pinitan sarili mo. Hindi ka tanggap ng mga yan. Posible hindi nyo narinig yan. Alam ko nakakarating sa kanila yan. Dahil may mga ilan nga may ayaw sa akin dito. Ng mga vlogger. Andiyan na ba si Akit Marco? Ay, Lady Shadow! Mamaki, kaya tinanggan yung... Katulad, narinig nyo ba yung sinabi ko noon? Kayo ni Ate Elin Sigeta. Sabi ko noon yan eh. Kaya tinanggan yung alok nyo na kayo magpapagamot dahil nga kay Jasmine. Dahil magagalit si Jasmine. Magagalit. Magsiselos. Kailangan sila ito. Kaya nga pag ako umuwi ng Pilipinas, huwag nyo papaalam. Huwag nyo papaalam kay Maki at kay Jasmine. Kasi nga, malalaman eh, na lumalandi. Si Ram lumalandi sa ano? Sa social media. Ayan, lobat na ako, Diyos ko. Lobat na ako. Nga, lobat ako, saksa ko lang.
Ano Ate Maki? Tinanong ko siya noon, sabi niya, hindi siya. May na ilaw eh. Alam mo Ate Maki kung bakit ayaw ipaalam sa'yo na uwi siya. Malalaman kasi yung kalandian. Kasi kayo nakakalam na may asawa siya. Na sinasabi niya na wala siyang asawa. Patay na asawa niya. Siya mismo nagsabi niya, sabi niya nasa langit na, hanapin niyo. Ano ibig sabihin nasa langit? Yung kaluluwa, di ba? Saan ka nakakita ng ganun? You know. Yung picture na yan, yung karding kubeta na yan, pinost niya yung mukha ni Mami Meron sa YouTube niya. Dinamay, sabi niya, damay yung ano mo. Kabit cross yung Mami Merlin. Hindi ko pinapansin yan eh. Hanggang ngayon, si FL pa rin binabanata ng binabanata sa loob ng 3 years. Walang alam na content eh. Ganyan yan, kabalahura. Sa akin, hindi niya ako kaya eh. Kasi yung binabanatan ko sa kanila, kung sino lang yung bumabanat sa akin. Eh yan, kung sino-sino binabanatan niya, kahit walang kinalaman. Sinabi niya noon yan, na kapag umuwi, nililihin. Diba sabi, kahit si Mami Merle, sinabihan niya eh, na February raw uuwi. Kaya nga sabi ko, hindi ako niniwala hindi umuwi ng February. No. Matapos ngayon, kunwari na sa Pilipinas na naman, pinapakita yung picture. Yung picture na yan, yung dati pang picture nila noon. Nung umuwi siya. Para kunwari nga, lahat nag-reunion-reunion para asarin si Mami Merle. Pero yung picture na yan, yung umuwi siya nung nakaraan pa. Oo. Na pinapalabas nila na hindi umuwi. Kaya po, maniwala lang kayo pag nagpakita yan si Jasmine, nasama-sama sila. Pero hanggang nagpapakita ng picture, yan yung umuwi siya nung nakaraan na hindi pinaalam. Na kaya ayaw magpakita ni Ramp ni Mami Merle kasi nga magkakasama sila. Pero nung huli, lumabas din ang totoo. Sinasabi ko kay Mami Merle, hindi raw. Wala pa raw si Ram. Pero tingnan nyo ha, pupunta sana sa launching ni Dindo. At iba nagpapansin, yan ba ang sikat? Kung kani-kanino nagpapapansin grupo, ang sikat po, ha? Hindi kung kani-kanino nagkukulap. Kasi ibig sabihin, malakas ang self, ano mo, confidence mo sa sarili mo. Bakit nakikulap ka ngayon sa mga nawala rito? Na minyalas ang karir. Isa ka na ngayon na nandyan. May asawa po ang sweet pa nga niya sa asawa niya ngayon eh. O, di ba? Pero pinapalabas, wala. Sabi, nasa ano raw, nasa langit na hanapin. Kaya kumbaga, katulad na katwira ni Kupitana, pre, single ako eh, kahit hindi na ako umuwi eh. Paano ka uwi? Kabado ka. Kupitana, sabihin mo sinungaling kami, ibigay mo address mo sa amin. Ewan ko lang kung nakuha na ni Mami Merle. Basta alam ko, lahat kayo eh. Totoo bang binayaran kayo kaya para manahimik kayo? O kaya lang kayo na nanahimik para...
Alam nyo, Katol, na sasabihin ko sa inyo, kaya nag-sorry yan, para ang palalapasin niya, nag-public apology na ako. Kahit mag-public apology ka pa. Bakit? Sinabihan ka ba ng mga tao? Kung sinabihan ng tao ni Mami Merlin, mag-public apology ka, yaan. Pero hindi eh. Kaya nga pagdating sa korte, sasabihin, kung papatawarin ka, mag-usap kayo. Eh kung hindi ka mapinatawad ng tao. Kaya ka nag-public apology para gusto mo ipakita, ebidensya, ha? Nakadokumentary dyan sa live na humingi ka ng tawad sa mga binalahura mo. Ano, isang beses ka lang humingi ng tawad tapos ilang taon mong binastos binalahura? Sorry? Pinakakitaan mo mga buhay na tao rito? Ayan, oh. Oh. May asawa pa ang sweet niya nga sa asawa niya eh, pag tinatawag niya eh. Dahil sa ano, no, di ba? Natuto magsinungaling sa asawa. Ayan ang mahirap sa atin dito eh. Eh, hintayin nyo lang yung mga karma nyo. O, paano nyo masasabing malakas yung ram nyo? Yung mga dinikitan. Ano ba buhay ngayon? Ha? Dito kahit ilang talent pa ang dumaan dito, umalis man o hindi, tayo pa rin timabot kamay. Kasi ang timabot kamay, ayun nga, tama kayo for charity. Gusto lang tumulong sa tulad nyo. Eh, kaso naging masangal-hangal kayo eh. Gusto nyo higitan yung timabot kamay? Ha? Ang timabot kamay, hindi namin pinangarap na sumikat na bingi, singer, artista. Tangka na nagkaroon lang kayo ng supporter dito, pili nyo, inunate yung timabot kamay. Supporter rin nyo na. Na parang, ang dating eh, kayo nang inagawan, tapos pag magla-live si Mami Merlin, makikipagkupotensyahan kayo, kailangan mas mataas ang live nyo. Pag sisilosa nyo si Mami Merlin, ba't ang baba ng views namin? Ram, lipstrips mo, bungal mo. Di ba? Sinabi niya yan eh, sa comment section, dun ata sa ewan ko, sa live ba o sa Facebook? Nag-live? Sa comment? Hanapin nyo sa heaven, sabi niya gano'n. Oo, oh, okay na po to. Sino po magsusunod na mag-live? Ayan o, oh, taas ng viewers ko, 220 ito. Baka sabihin nyo, naghahabol ako sa viewers. Oh. Magpapaalam na ako. Macho Dinero. Yan ang sinabi talaga noon. Sinabi ko na noon yan. Na pag umuwi siya, huwag pa alam. Kaya huwag kayong magpapaniwala na nandiyan sa Pilipinas yan. Kita niyo nung sinabi na sa Pilipinas yan, hindi nagpapakita. Oo. Di ba? Pero nung nasa Japan, nasa ka nagpakita, nag-live. Kaya ngayon, nagpapakita ng picture ngayon yan, para kunwari na sa Pilipinas siya. At kasi pang-asaran eh. Ito, pero ano kay Ma'am Amora? Ang dating kasi niya, nagkakaisa-isa na sila. Kaya nagpapakita sila ng picture ni Jasmine para kunwari, ayan, nag-uusap-usap na sila, kasama sila Jasmine para asaran ng asaran si Mami Merdy. O, andun na si Amor Dayaw, andun na sila ganyan-ganyan. Oo. Pero wala si Jasmine. Yung picture na yan yung dati. Ano, yung go-style yung luma na yan eh. Ginagawa na namin sa anti-FLM noon yan. Sa pro-FLM, mga ganyang diskarte. Kayo, baguhan lang kayo rito. Sabi, 2020 pa kami gumagawa, kaya content creator. Huwag nyo kami daanin sa mga ganyang picture nyo, tapos gagamitin nyo si Mirai bilang manager. Sino maniniwala sa inyo? Ha? Labandera, maghahadil lang isang talent? Ano yun? Bobo yung talent? Ha? Kaya nga pumunta dito yun para makilala siya eh. Eh kung yung labandera lang pala magpapangat ang karir niya, dapat yung labandera pinuntaan niya, hindi ito maabot kamay. Ha? Lalukuhin nyo kami para pangkasar. Kaya nga dapat na si Ma'am Merlin, hindi. Kaya sinasabi ako, magre-reaction ko. Kasi alam na nga, inaasar lang siya. No. Diba, content na naman. Nagpasa na naman sa akin yung mga, ano, oh. Nagdrama na naman daw si Mami Merle. Ayan yung magsama-sama yan. Kasi nga, pinakikita ng mga yan. Sila lahat, mga talo na nag-join force. Unite.
Di ba sabi ko dati, nag-unite yung mga evil forces. Say, isang tao si Darna. Eh, may edad na si Darna eh. Kahit may edad na si Darna, bungal, abnormal 3 years na vlogger. 30 lang viewers, kawebe. Kaya nga hindi ko binabanatan dito yan, hindi ko kinokontent dito, dun sa isa ko kinokontent yan. Eh, ipopost ko rin yung tao nag-ano sa akin, hanggang ngayon bumabanat sa akin. Yung ine-extortion ako, iningian ako ng pera. Sinipyo yun, binura niya ron. Binura niya yung live niya na iningian niya ako ng pera. Tapos nagpapakita ng baril. Ipopost ko yun doon, baka ipost ko rin dito. I-premiere ko yun. Yung mga 15 to 20 minutes ata yun. Hindi ko na kinuha lahat eh. Kasi mag-live 4 hours, 6 hours. Oo, tama lang. Kasi nakaraan, nagulat ako eh. Kay Dinto, tinanggal niya yung kanta eh. Tinanong ko siya eh, paano pag sumikat yan? Ay, katwira niya, hindi pa kumikita. Eh, tanong doon, paano nga pag sumikat yan? Kahit ipatanggal mo yung kantang yan, tatatak na sa utak siya yung kumanta. Diba? Hindi, okay naman kami na Ram, sabi niya sa akin. Sabi ko, ganun. Ako, wala namang ganat. Kahit na niloloko siya, niloloko pa ulit-ulit eh. Tingnan niyo, pag nakausap na naman yan, okay na naman sila. Hoy, poking ina mo, bungal. Yeah, ingatan na lang natin to si Jess. Dahil uso bakla ngayon, magbabakla-baklaan uli ako. Ipatanggal na daw niya si ayo. Tama, yan nga inanong ko sa kanya, no? Kaya nawalan ako ng gana mag-live. Sabi ko sa sarili, may sinabihan nga ako, kausap ko. Sabi ko, pag tayo na pagsasabihan traitor, ibig sabihin tinatraitor tayo ni Mami Merly. Kasi okay pa rin sila ni Rami. Sabi mo, nakakawalang gana naman yun. Kay Dindo, tinanggal yung kanta, tas kay Ram, okay lang pala sila. Di ba? Kasi pag sumikat siya, kahit ipatanggal niya yung kantang yan, nakatatak na yun sa utak ng mga tao siya, ang original na kumanta. Oh. Tanggalan mo yan para malaman na wala sa solo single, wala sa sariling kanta. Wala sa bit-bit na pangaano na pagyayabang na kanta ko to. Pag kinanta niya, parang kinanta niya, pwede niyong kasuhan. Oo, so, dahil yung pagla-live-live ni Mami Merly, doon na naman sila kukuha ng content eh. Kasi nga nakaraan, wala na nagla-live sa kanila eh. Hindi na sila nire-reactionan eh. Yan, tama. Ay, hindi ko pinanood si Mami Merly kahit sinend sa akin yung picture. Sabi ko, magsasalita lang yan kasi nasaktan na naman yan. Pero hanggat hindi nakakakita ng ganyan yan, naniniwala pa rin siya naniniwala kay Ram na mahal siya ni Ram. Eh, yung tao, sanay na mamera yan eh. Diyos ko. Eh, inireport ko sa kanya, ang sinabi sa akin, okay, nak, okay kami ni Ram. Nagulat ako ah. Okay sila ni Ram. Ang gusto ko marinig, ah, ganun, tatanggalin ko yan, busit na yun ah. Okay kami ni Ram, nak. Wala kami problema ni Ram, okay lang gamitin niya. Parang inisip ko, yung parang katwira niya na pwede siyang gumastos ng gumastos malugi siya para kay Ram. Anong klase yun? Okay lang. Ate Angie. Kasi sanay na yung mamera eh. Diyos ko, ilan yung mga kaibigan ko nagsishow? Alam ko yung mga ganyan diskarte. Nag-jockey pa ako sa Hercules. Nakalimutan ko yung manager dun eh. Manager nila Ina at saka Ina Veneracion yun sa kanila Topical May. Saka ni, ano ba yun? Santiago, ano? Diego, Santiago ba yun? Mga namimera sa bakla, sanay na sanay na yun. Pag namimera ka sa bakla, sanay ka naman paikot din ng mga babae. Babae, lalaki, kaya relasyon nila eh. Dahil sa pera eh. Bawat tao nakakarap niya, may importante sa kanila yan. Iba yung sinasabi ko rito, iba sasabihin ko rin. Dahil pag nawala ito, isa na lang pagkakapirahan ko. O, sasabi sa akin, hindi pa naman kumikita anak eh. Hindi pa ba natin kumita yan?
Pabura mo na yan. Yan yung tawag na sayang yung pera ginastos sa mga yan. Yung pwede pa sa artista, yan ganyan, wala kang gasto. Yan puta, babayaran mo yung maggagawa ng kanta. Babayaran mo yung video. Putang ina niya, hindi naman mga sikat yung mga yan. Nanalo lang. Laki ng ginastos, kalahating milyon, pero wala namang bumalik. Pagyayabang nanalo, ay, kahit naman sa Pilipinas manalo yung mga yan eh. Ang tanong, ang daming nanalo sa Pilipinas, sumikat ba lahat? Yun nga, Mama, kayo, kakausap ko, bakit? Sabi ko sa apa, bakit tayo tinatamad ko magandang? Nakulan ako ng gana sa ano eh. Sabi ko, ano ko lang to sa akin lang ha, hindi ko sinabing totoo. Parang explanation ko lang, kumbaga, kung tayo na pagbibintang ang traidor, si Mami Mary, tinatraidor din pala tayo, ako. Sabi ko sa kausap ko. Kasi pinaglalaban natin siya na, sa mga ARPAP, kila Ram, tapos sila, okay pa rin pala sila ni Ram. Ang gusto ko marinig, ganun, tatanggalin ko. Nagpaalam pa rin sa kanya, tumawag, yung manager ni Ram. Itakot eh. Hindi ka man lang naapektuhan na iba nang ang manager. Okay lang sa'yo. Parang ibig sabihin, kaya ka talaga paikutin ng taong yun. Ibinigay daw yung number niya doon sa manager. Tinawagan siya. So, maayong ka naman. Imbis na hindi mo binigay para wala siyang kantahin. Dahil nga ang gusto natin pakita rito, bumaksak siya. Kasi papagamit mo yan, iginastos mo yung kantang yan, hindi naman siya gumastos niya, hindi naman mga sponsor. Bilin ng sponsor niya yung kantang yan. Diba? Ginagamit niya yung kanta Pangis. Hindi naman siya nagbayad sa solo album na yan. Gagamitin ang gagamitin, pang-guesting. Tapos nagkaroon ng award, wala namang ginawang kabutihan award yan. Hindi naman pinag-usapan sa social media yan, hindi in-interview sa television yan, katulad ng nila Karin Davila, nila Jesus Oco, katulad ni Idol King Lux, na ilang beses binibigyan ng award si Idol FLM, sikat sa YouTube saka sa Facebook, then tumutulong. Ito wala namang guesting sa TV, puta, binigyan ng award. Sa anong dahilan, hindi naman maingi pangalan yan. Kaya kung ako, hindi ko kilala si Ram dito sa Team Abot Kaway, pag napanood ko yan, sino yan? May tapabilang sa mga gininto ang award dyan sa ngayon taon na to. Eh, hindi ko naman nakikita yan. Sina FLM, okay lang marinig namin. Dahil kilala sa Facebook, kaya nga nire-report sa Facebook mga kalaban niya. Dahil putok eh. Pero yan, hindi pinag-usapan, nagkaroon ng award. Kaya huwag niyo pag-iabag yung award na yan. Dahil pag kinuestyon namin yung award na yan, para saan yan? Huwag niyo sabihin yung award dahil sa nanalo siya ng 2018. Diyos ko naman yan. Anong taon na ngayon? Sa 100 na sinabi ni Picoy, sa sinabi ni Picoy na 100, isa lang ang totoo. Hindi, tsamba nga lang yung ano yun. Ano, pepeki rin yung pagkakasabi niya, nagkatotoo lang, nagtumamba. Pero gawa-gawa niya lang. Kaya ba, huwag niyo ipagyayabang yung picture na yan, dahil alam namin, yung mga nakasama niya, pwede pa namin sabihin na totoo, kasi may nakikita kami magandang ginawang accomplishment. Si Ram, ano ginawang accomplishment? One time lang nag-charity, sinisiraan pa charity rito, ang charity hindi pinupos yan. Pero siya nag-live. Sinabayan pa charity na Team Abot Kamay. Oo. Sabi mo, sinungaling kami. Alam nyo kaya lang naman, binigyan siya ng parangal, kasi nga, sa ibang bansa ginanap yung pa-contest, sinalinan nila. Pero kung ano yung saan talaga, hindi talaga pangkalata na pang ano yung palagang bigating ano talaga yan, challenge sa mga singer ano na ano. Oh, mas maano pa nga si Jess, kita niyo si Jess, hindi sumasali sa ano yan, pero tingnan niyo yung mga live, yung mga ano ni Jess. Oh. Diba? Hindi pa nag-guessing sa TV, pero mas mataas yung ano ni Jess. Wala pa sa Team Abot Kamay si Jess. Mataas na viewers ni Jess. Ikaw, tinignan namin eh. Yung Facebook mo, sinabi ni Hines eh. Oh, pinaglaban ka namin kahit nung tinignan namin yung mga ano, puro kasinungalingan ka. Totoo mga sinasabi ni Hines.
Hindi lang kami naniniwala sa sinasabi nila, nako, gagayahin din yan yung mga umalis na mayra lang. Oh. Di ba? Sinabi din ni Haijian, ang legesimonyo na pekwa. Hmm. Oh, hindi ka ba nagkapera dito? Aminin mo, hindi ka nagkapera dito? Oh. Hindi ka binibigyan ni Mami Merle yung pinapalabas ninyo? Wala kang talent pinakukuha? Diyos ko. 20 to 25 dati. Para mapabilang ka dyan. Hmm. Ay, yung iba ginagawang negosyo yan. At diba, kahit noon kila ano, diba, kila Rupa noon, nagkaroon ng ingi na ganyan, diba? Tikit. O, diba? Sumikat noon yan. Ang dapat ang mananalo si Aiko Melendez. Diba yun, that time, nakalimutan ko na. Oh, bakit ang mababa ng viewers mo kung sikat ka? Oh, asan yung page mo? Bakit yung mga nagko-comment sa mga live mo hindi naman mga kilala, hindi na puro kilala namin halos. Kahit sa Team Abot Kamay at saka sa mga ARP lang. At saka dyan sa mga kalaban. Pero yung mga supporter mo sa pagiging singer mo nung nanalo ka, wala kami nakikita. Wala, iba eh. Kaya huwag kayong maniniwala sa sinasabi niya mananahimik. Alam niyo, may mga tatlong option kasi yan yung pananahimik na yan. Pwedeng palabasin nila pag nagkaroon ng kasuhan, ayan po, nanahimik na kami. Kasi sabi sa akin talaga noon, diba ilang beses ko na sinasabi sa inyo yan, kailangan hindi nyo sasagutin. Pag sinagot niya yan, bababa ang ano, kaso niyan. Hmm. Lalo na kayo, vlogger ta vlogger. Kikita lang dyan yung mga attorney. Kasi hindi naman krimen yan eh. Mm-hmm. Pero kung mayaman na magkakaso sa inyo, ayan, tutuunan nila ng pansin niya kasi gagastos ng malaki. Hanapan ka talaga ng butas kung paano kakasuhan. Pero kung sa vlogger, putang ina nyo, pati kami, iistorbuhin nyo rito, kumikita kayo sa YouTube. Ngayon, kakalkalin namin yung inangal nyo, ganito, titignan pa namin sa YouTube. Iisa-isa pa namin. Ganun ang mangyayari niyan. Dahil sa sumasagot ka, bumababa yung, imbis mataas yung ikakaso sa kanya, bumababa yung count. Nag-live to, sumagot ka, quits. Nag-live to, sumagot ka, quits. Quits na lang, quits. Kaya yung ano nyo, yung kunwari, sumagot ako ngayon, kinumplin tayo, bumanat ka, ikukumplin mo yan, sumagot lang po ako. Kaya kasi nasa tinuturo namin sa inyo, tignan nyo yung date ng bumanat kayo kung anong pecha yun. Oh, yung sinagot nyo lang siya, yan, bumalik siya ng 2025. Ano, kunwari April 2023. Sumagot ako April 24, 2023. Sinagot ko lang yung paratang niya, tapos ako pa kinasuhan nila. Kahit burahin nila yun, nakarecord sa'yo. Oh. Pero kung matindi yung labanan nyo talaga, kahit burahin nila yun, pwedeng pa-open nyo ng ano, ng korte sa YouTube. Magre-request sila na buksan niyo itong YouTube, tumabinura niya. Naka-record pa rin kasi sa YouTube. Ayun nga, gagastos ka ng gagastos, magbabayad ka. Kahit sa NBA, hindi naman ano ng NBA basta-basta yan kung hindi mo bibigyan sila na pupukusan ka namin, may trabaho kami. Magbayad ka sa ano namin. Pupupuyata namin ito. June 20, may galap, shout out. Kuya, pass is pass. Saan? Pasispas? Nung kay Chun? Anong pasispas kay Chun? Pas ba yung ginawa ni Ram ngayon? Bago yun ah. Yung pass, yung sabi niya, yung pangako nila kay Mami Merlin na hindi pupunta siya doon sa kalaban kahit anong mangyari. Yung sinasabi ko kay Mami Merlin noon, na pambubola. Andun siya ngayon, oh. hindi pass yun eh, bago. Pero yung pinamumukha ko rito, kahit anong pinagagawa nila sama-sama, si Mami Merlin lang naman apektuhan eh. Dahil umasa nga siya sa sinasabi niya na mabait na bata yan. Diyos ko. Na hindi siya tatraido rin, hindi nakikipag-usap, sinabi ng anak-anak niya si Mian,
na hindi totoo, hindi kahit anong mangyari, hindi sila pupunta sa mga kalaban, o di ba? Kaya sinasabi sa kanya yun, siyempre, para maniwala, siya pinaiikot siya. Kasi nga, kahit, para nga naman, may nagkapagtanggol sila rito sa tim-abot kamay, kaya nagrambul-rambulan. Di ba? O ngayon, talagang wala na. Wala na silang aasahan dito sa tim-abot kamay. Yun, pinakita na nila yung totoo. Na talaga nagko-collapse-collapse sila. Di ba? Ito, pero ano lang kay Dindo, ha? Di ba si Dindo, ganun din. Ayaw rin magsalita sa mga yan. Pero yung totoo, magkakaibigan sila. Tumataka si Dindo, nakikipagkita kila, ano, tumatambay pa kay Pekwa, ganyan-ganyan. Pinapayagan pa nga ni Mami Merlin, di ba, umiinom doon. Wala sila narinig. Hmm. Ayun na nga sinasabi ko, Ate Norma Saranggaan. Nakikinig ba kayo? Di ba kaya nga sinabi ko, magsasalita lang si Mami Merly pag nakita niya lagi yung katulad na sinasabi ko na siya na mismo umobserba. Pero hanggat hindi niya nakikita, hindi siya naniniwala sa sabi-sabi. Kahit alam niya naman yan, marunong siya mag-analyse. Kaso nga lang, pinipilit siya sa sarili niya na mahal siya nung tao. Binubola niya yung sarili niya. Pinapag-ano niya para huwag magsama ng loob. Pinipilit siya sa sarili niya na mabait yung batang yan. Malako ng bata na yan. Para hindi siya magali. Kumbaga, siya mismo nagko-comfort sa sarili niya. Kaya kumbaga naman kasi sa atin, ba't kailangan papatagalin? Na ilang beses ka na niloko eh. Binubola mo pa rin sarili mo. Kaya pagtatawanan tayo eh. Oh, hindi ko naman, real talk na lang sabihin natin. Kaya pagtatawanan ka ng mga tao eh. Iba sinasabi mo buka, kapon, iba sasabihin mo ngayon, tapos bukas naman, iba ba? Kahit sila mismo magsasabi, ilang beses mo pabago-bago sinasabi mo. Magagalit-galita ka, tapos kinamugasan, iba na naman sasabihin. Ilang beses na nasabi na nagagalit ka sa tao niyan kahit magdemandahan kayo pero biglang ano preno tinatakpan niya nga daw niya o kaya nga eh alam ko naman tinatakpan niya kaya nga nung huling usap namin nawalan ako ng gana kaya nga sabi ko sa kausap ko tayo nakikipaglaban parang ang dating si Mami Merlin tinatrider tayo okay sila ni Ram. Ang sasabihin, huwag niyong banatan para hindi sumikat. Ayun pala sila, okay. Akala mo ang dating, kaya ayaw pa banatan para huwag lang sumikat. Pero ang dating pala, huwag banatan para hindi masira. Tulad na sinasabi ko noon. Ayoko lang magsalita kasi nga, founder natin yan. Kasi ayoko magkagulo-gulo uli. Kaya nga sabi ko sa ano, pagdating kay Ram eh, talagang ano eh. Ano tayo eh, huwag magsasalita eh. Tapos nang sabi, eh, nagagalit si Mami. Oh, yan ang sinasabi ko. Pag siya nasaktan, magsasalita siya. Pero pag hindi siya nasasaktan, huwag tayong magsasalita. Ganado na ulit si Nanay para mag-attend saya at magbigay tulong sa tao. Ganado. Eh, ilang beses na natin narinig yan eh. Ganado na ulit si Nanay. Ano yan, mutant? Kagalit lang, iganado na uli. Eh, ilang beses na natin narinig yan. Wala namang masama pag-usapan to. Kailangan ba hindi pag-usapan si Ram? Alam ko, Chun, kaibigan mo si Ram, pero huwag natin ano yung sabihin, pass is pass, ganyan, ganyan. Hayaan mo akong magsalita. Hindi si Mami Merlin na ano. Alam ko si Mami Merlin kaya niya. Pero ang inaano ko rito, yung ginagawa ni Ram kay Mami Merlin. Kung sa inyo hindi kina-apektuhan doon, ako apektado ako sa nangyayari sa matanda eh. Siya lang nga nagsabi, di ba? Nangayayat siya dahil sa taong yan. Alam ko gitna ka, kaya nga alam ko yung mga ganyan mo eh. Gusto mo, wag ko i-topic eh. Pag gitna ka, para hindi ka mababas din ng iba, wag ka magaganyan-ganyan. Kasi diba, gusto, ang gitna, gitna. Pero mga ganyan, alam na namin yan eh. Parang ililis mo yung kwento eh. Para mabago yung topic eh. Sa gitna ka lang, huwag kang mag-comment para huwag kang aano yung mga tao rito. O huwag kang aano dyan, nasa gitna ka nga eh. Gusto mo rin iparamdam sa kanila na sa gitna ka, kaya ka nagkaganyan dito. Hindi kuya sa live mo, kaya nga alam ko yung ganyan.
Huwag kang ano. Kasi pag nag-comment ka ng ganyan, tapos nabara ka na naman dito ng iba, sasabihin mo, nagsalita ka lang. Nagsalita na naman kayo ng ano, hindi maganda. Nag-ano. Pag gitna ka lang. Kasi pag ganyan, siyempre sabihin, oh, porque gitna ka, mag-interrupt ka ng kwento. Gitna pa lang napapanood ko. Ah, gitna pa lang. Kaming team, ano yun, hindi pwedeng paligoy-ligoy. Ang dami nang ginawang kabalbalan eh, noompa eh. November pa lang, October pa nga lang eh. O, diba? Diyan pa lang, ang dami ng kalokohan nangyayari. O. Kung kay Sir FLM na eh, nakalkal din yan eh, ng award-awardan eh. Ako rin mismo nagsabi, madali lang magbayad. O, dahil paingkit na mga kalaba ko noon, mga vlogger kasi na FLM noon. Pero totoong tumutulong yun. Eh yan, ano nagawa tulong yan? Eh yung award na yan, huwag nyo kami bulohin na putang ina, hindi kami magkakapera diyan. Kahit nga ikaw eh, gumastos ka pa diyan. Oh, sabi mo hindi ka gumastos. Oh, di ba? Bumili ka ng damit para sabihin mayaman ka. Pa-makeup pa kayo kahit pangit ang balat nyo. Di ba? Tapos pamumukha nyo si gumanda ang karmo dahil kay sa manager na bago. Oh, di ba pang-asar yun? Alatado yung planted ang ginagawa ng mga to eh. Nag-iingay sila, uy, ang ganda ng bagong manager ni Ram. Para mapikon si Mami Merly. Ayun ba ang bago? Sino gagawin yung tanga? Ang alam lang kung paano magkula, magiging manager. Ako, sabihin natin kahit paano kapag-aral ako, pero hindi ako fluid pag English. Ano yung pipirma ng kontrata? Yan, ganyan. Ano ba pipirmahan niya? Laundry shop? Ha? Mag-handle, magmamanage ng laundry? Ano ba alam niya sa pagkanta? Na-experience ba yan para humarap sa mga tao? Sa mga press? Para pikunin nyo lang si Mami Merly, ang katapat lang pala ni Mami Merly, labandera niya. Tapos sasabihin niyan, wala sa sinasabing hindi maganda kay Mami Merly. Gusto mo, ilabas ko yung mga sinasabi mo kay Mami Merly, naka-record ng mga video, ay mga record voice. Sasabihin, bakit ang damay na damay? Ilan na yung kinakausap mo ng mga team abot kamay? Ha? Sabihin mo, hindi ka pinapasahod. Tanga na, dyan ka naglilingkod kay Ram, may pasasahurin ka. Ah, naiintindihan ko Ate Maki, yung sinabi niya 50-50. Sabi ko, ano pala, 50. Sa gitna ng pinapanood. Eh, Kangkang, tinanggal na rin eh. Tinanggal na rin si Kangkang kasi nga, nakarating sa akin, ito yung nagpipresenta maglaba lagi kay Dindo. Ito yung naglalaba kay Dindo, nawawalan lagi si Dindo ng gamit. Eh, may kwento pa nga na parang ano eh, na nag-iwan ata ng pera sa bulsa daw. Sinadya, tas nilaban, hindi nakita yung pera. Eh yun, tinanggal ng naninanayon ni Dindo. O ano, Kangkang? Hindi mag-aano yan. Oo. Kung ako lang magiging baser ni Ram, tuwing may kakantahan niya, magbabaser ako, ilalabas ko yung history niya rito sa Team Abot Kamay. Nakarecord yung ginawa dito niyan. Lalo pag tinignan niya yung YouTube niya. Oh, sino magtitiwala ng manager diyan? Oh, may magma-manage diyan yung hindi niya kaya lalo na mataas pinag-aralan, mga big time. Hindi niya kakayanin yun, yung mga ganyan-ganyan drama niya, kulong kaagad diyan, kasuhan kaagad diyan. Si Mami Mary lang ganyan nila eh. Tinanggal na si ano si Kangkang nakaraan ko pa sinabi. February ba March? March ata sinabi ko. Tinanggal na. Dahil nga nawawalan ng gamit. Nagpipresenta maglaban na maglaba. Kumbaga nga, sabi ko gano'n, sa amin may ganyan eh. Yung gamit, ipiniprenta, tawag doon prenda. Kunwari, ako adik ako. Ito pantalon, kapalit ng piso. 14.
Ang prenda ko to, tutubusin ko pa nagkapera ako. Tapos makikita na lang yung gamit ako, wala, nandun na naman. Kasi nga, natubos na. Wala na. Hindi, yung karir. Eh nga, kasi kung ano yung pinagmulan, sige Ram, sorry. Ay, Ram, tune pala, tune. Kung ano kasi pinagmulan, kung ano yung kinamulatan mo rito sa mga kasama mo, ay yun ang kakahawaan mo. Pero kung kasama mo matitino, mahiya kang gumawa ng katarantaduan, kaya nga may kasabihan eh. Kapag ang isang bagay na haluan ng bulok na kamatis, damay lahat. Kasi ma-adapt mo yung ginagawa ng isa eh. Kasi madali lang pala mamero dito, madali lang pala manloko rito eh. Ay, bakit ganun? Kumbaga sa pulis, kahit bakit matinukang pulis, magagawa't gagawa ka ng magagaya ka dahil kahit anong katinuan mo, may ingit ka eh. Hindi ka napapansin, wala kang award. Tapos sila, nagkakapera sila na, bibigyan pa sila ng award ng pinuno nila. Pero kasi pareho sila ng pinuno nila. Eh kung malakas mo, pasok sa akin ng pera dito, huwag ka mag-alala, lalakad kita para mabigyan ka ng award. Ganyan din dito. Ay, ano, kayo-kayo lang magkakapera, gagayahin ko rin kayo. Ilan na ba yung umalis dito nagkapera? Nagkaroon ng idea sa mga umalis. Di ba? Ayun ang inaan natin dito eh. Na pinipilit natin na huwag na maulit eh. Kaya pag napag-uusapan, sabihin eh, kalimutan na kalimutan. Kaya nauulit-ulit eh, kinakalimutan nyo, hindi kayo nagtatanda. Tapos makagalit nyo, kalimutan, nakaraan na yan. Pero yung nakaraan nyo, ilang ulit na naulit. Buti pa si Ryan tahimik, kaya hindi binan natin yan dahil nandito pa sila Mars Reyes, sila BPN. Siniraan nga lang nila kay Mami Merlin. Kaya nawala. Nung nawala yung mga inya, binanatan na niya sila Clark, sila Dindo, sila Ram. Pero pag umalis dito, yun, ang baita, pinupuri na nila. Nawala bigla yung mga katarantaduan. Tapos itong mga tanga naman na ito, kahit binalahura sila, pinaya, kinalkal pagkabaho nila. O, ando sila. Wala, kumbaga nga, walang personalan, pera-pera lang. Puta kung ikaw kasi, kung pera-pera ka, hindi pwede sa akin yung sorry-sorry. Pinersonal mo ako, sorry-sorry. Tarantado ka ba? Kaya pag alam nyo kayo, niloloko na kayo, huwag nyo na supportahan. Diyos ko susuportahan. Kaya sinasabi, dali pa ikuti ng mga ito. Kita nyo, walang loyalty dito. Pera-pera, kumbaga daw, walang personalan dito. Oh, wala na ako napapala. Siyempre, doon naman ako sa mga sponsor. Doon naman ako kakapit. Bet ako magpapakita ng vlogger dito. Talaga hindi naman ako nagkakapera. Parang ganun nangyayari. Kaya nahahawa yung iba. Yung ibang, ipopost ko yung ibang na ano ko, yung ibang nagpa-charity ko sa Pasay. Ipopost ko. Nalagay ko pangalan Team Abang Tamay. Kasi yung tarpilin ko doon dati, yung Team Anino pa dati. Nire-retrip ko kasi sa mga Facebook ng mga natulungan ko. Nakapost sa kanila. Sa mga Facebook nila, inaanap ko yung mga pinuntahan ko. Ano. Kay Rocky, hingiing ko rin. Maka-strike ako ni Rocky. 2 times ata ako nagpaano kay Rocky, 1 time. Tapos iba rin yung binigay namin pera sa batang tulungan. Babawiin na raw, Mami Remy. Babawiin na raw. Matanda ka na, Mami Merly. Kaya katulad sa sinabi ko sa inyo, pag may talent kasi,
Hayaan yung gumawa ng pangalan, magsariling sikap na ano, kahit nandito sa Team Abot ka, hindi yung mamumuhunan tayo ng mamumuhunan. Tapos pag iniwan, siyempre masakit, namuhunan ka eh. Tapos iba na naman pala makikinabang. Di ba? Kaya yan ang inaano ko sa inyo. Huwag niyong mulatin sa pera, kumbaga. Yung umuwi kasi ko, nasira yung USB ko. Malaki yun eh. Five, ano ba yun? Wala talaga akong alam sa mga ganyan. 5 mega, ano? Basta malaki yun. Terabyte pala. Pabalik ako rito, napagata ko ng ano ko, nakapatong pala sa mga papel. Nahulog. Eh pala, masayalan pala yan. Parang may nagbabasa rin lids. Yung may binilan ako, binili ko yung pancake, pinamigay ko sa kalye, sa mga nagtitinda, sa mga dumadaan. Tapos binigyan ko pa siya ng 1.5 ata, 2,000 o 1,000. Tapos may lumapit doon na humingi ng tulong sa, tulungan ko raw yung matandang nagtitinda ng kangkong. In-interview ko. Eh, nung pinuntang ko naman kinamagaan, wala yung nagtitinda ng kangkong. O, diba? Eh, yung totoo mga malilikot ang kamay. Diyos ko. Magja-jogging ako. Babay na po. Sa susunod po ulit, susunod. Alam po, love you all. Oo, kinuha ni Bachoy. Gising na ang manager, nag-replay ako kanina. Kasi tulog ako, nag-live ni Mami. Ako hindi ko pinanood, pinasa sa akin na yan. Kasi dyan natutuwa yung mga kalaban, tuwa-tuwa eh. O ano, sakit na sakit ka ngayon, no? Pero konting hilot lang ni Ram yan. Babait na naman yan. Baka nga uuwi eh, dahil bukas birthday pala ni Pico eh. Ito, pakinggan nyo yung kanta. Tignan nyo yung kanta. Pakinggan nyo ha. Pahinto-hinto yung lalaki rito habang kumakanta. Nakakatawa. Ayun, no? Tinatapik siya ni Dindo, sabayan siya, ayaw sumabay. Gaganon-ganon. Oh. Ayun, sumabay siya. Wala, hindi niya kaya angatan yung boss ni Dindo. Gaganon-ganon pa siya eh. Alam mo, nagtuturo kay Dindo eh. Oh. Huh? Ano? Yeah, ganun lang siya. Tumatiming siya kung kailan babawa boss Dindo. Saka siya kakanta. Kaso hindi niya kaya sabayan eh. Narinig niyo? Pag solo siya, marinig ang boses niya. Pero pag sinabayan siya ni Dindo, tatambunan siya ni Dindo. Si Dindo, normal ano? Ang ganda o. With exposure si Dindo, pero siya hirap na hirap. Tinitigasan niya yung katawan niya. Lumalabas yung liti dito ng kapal. Tingnan niyo, puro boses lang ni Dindo ang marinig niyo rito. Diyos ko. Yan ba ang World Champion Copa? Ha? Ha? Copa Cubana? Hindi maka-straight na live si Mami kasi palagi siyang ginugulo. May nag-ano, nag-i-interrupt. Oo, pag nakakita ng pera, ganyan yung mata, nakatingin. Nandito pa sa akin yung iba. Gusto ko nga i-post na lang sa Facebook, hindi na sa YouTube. Hindi niya kaya si Dindo, Diyos ko. Hindi niya kaya. Hindi niya,
Hindi siya maka-timing kung saan siya papasok eh. Kasi papasok lang siya yung pedyo patapos na yung boses ni Dindo para marinig yung boses niya. Kaganoon-ganoon siya oh. Pagka bibili, mabuelo na sana siya, biglang tataas yung boses ni Dindo, wala. Tinatapik siya ni Dindo eh. Mm-mm. At tingnan nyo ha, this program is sponsored and powered by Ate Ira Mihaila presented Super Sticker! Sinuporta na may hindi galak sa kanya mga puso at mga labi ang programa ito hatin sa inyo ni Ate Ira May. Thank you so much! God bless you mo sa pagmamahal sa ating abot kamay. Tanggalin ko yung background ko ha. O umpisahan ko ulit sa umpisa. Makikita nyo tinatapik siya ni Dindo para sabayan niya si Dindo. Hindi niya masabayan si Dindo. O yan. O yan, papakita ko sa inyo ha. Nakakaya, Diyos ko. Ba? Ayan o. Teka, ligyan natin ano. Ay, labuan lang natin kasi para hindi tayo makakirate. Eto, eto, eto. Kita na ba? Ayan. Kita na. Ayan. Tatapikin siya ni Dindo. Ah, teka, wala. Hindi pa yung umpisa. Wait lang ha. Papakita natin dito kung paano ka nagbukanta nga rito kay Dindo. O kulabs-kulabs ka pa kay Dindo. Sinabihan na kita noong pa, di mo kaya si Dindo. But, oh, hirap na hirap siya. Pikit mata niya. Ah, labasin litid siya sa lego. Ah, si Dindo, oh, parang si Steels ng, ano, ng SB19. Ito. Hmm. Eh, tinatapik siya din do. Eh, hindi nakita na naman, Diyos ko. Oh. Ay, walang boses, Diyos ko. Naka-3K ka agad. Ayan, pag solo siya, rinig mo boses niya. Pero pagkasabay niya si Dindo, hindi mo rinig boses niya. Ayan o, ayan o. Tinatapik siya ni Dindo ulit. O, oh, diba? Hmm. Nakita nyo? Uminto siya, hindi niya kaya sabihin si Dindo, di ba? Oh. Umihinto siya pagkababahan siya. Pumipiyok yung boss niya, nagiging bakla. Nga ganun. Diba? Pero pag mataas, hihinto siya, hayaan niya si Dindo sa birit na mataas. Tapos papasok ulit siya pag nauubusan na ng abdominal o ng hangin si Dindo sa tiyan. O, labas leg, oh.
Ayun, oh. Labas litid eh. Oh. Kita niyo si Dindo, tuloy pa rin yung boses sa hintuna. O, yan, ulit. O, tatapik. Ay, mali. Oh, ang ganda, oh. Oh, diba? Tinatapik siya ni Dindo kasi hindi niya kaya sabay si Dindo. Nayuhuyo ko siya, eh. Oh, ano? Oh. Huwag kang sasabay. Kasi makikita talaga. Wala. Lalaki ka lang. Mm-hmm. Kaya nandiyan siya yung mga arp-arp. Hindi nyo, irap na irap yung mukha, oh. Kita nyo? Oh. Halos mamagana yung mata, eh. Dahil nauubusan ng hangin, eh. Oh, hinto. Oh, tumatiming sa kailan sa papasok. Si Dindo, tuloy-tuloy siya, pahinto-hinto. Hindi niya kaya si Dindo. Huwag ka naman ipag-collab, Diyos ko. Nanalo ka lang doon kasi nga, kumbaga, dayuhan ka. Oo, pakonsuelo. Oo, pero kung ano talaga, never. Ha? Beyonce Knowles Stones, o, di ba? Sumilip ako sa live ni Monyo. Walang sinabi, Diyos ko, nakakaya. Mm-mm. Hindi, kahit ipakita ko itong kanta ni Dindo, matagal ko na sinasabi, maganda boses ni Dindo. Nako. Hindi ko inaano yan, Ate Dalisay. Nako yan, yung sponsor na yan. Alam ko naman kung bakit nandito si Ram sa pakiusap ng mga sponsor. Mm-mm. Si Mami Merly. Ah, sinabi ko na yan. Yan nga pinalabas niya sa akin, 'di ba? Sinabi ko noon, sinabi niya sa raw gumastos sa operasyon ni din ng tatay. Pero alam ko na kung sino gumastos. Mm. 'Di ba kaya nga ako nag-live tapos nag-message sa akin. Binigay ko kay Mami Merly mga message niyan, lahat. Mm. Nasabi niya sa raw gumastos galing sa gis niya. Kala niya hindi ko alam na yung sponsor natin itukoy ko. Sabi niya wala ang sponsor. Idol Anino, talagang pera ko lahat. Kaka-gigs mo lang kay Mami. Wala pa ata kayong gigs ni Mami Merl. Piyok-piyok, eh, no? Ayan naman. Tignan si Dindo. Kampante-kampante kumanta siya. Mubelo yung muyong upa. Hindi na lang nagsabi, rock and roll! Diba? Tapos, congratulations, anak. Diyos ko. Ay. Eh, kasi si nga noon eh, inuutusan si Mami Merly bumili ng award para lang mabigyan ng award. Oh. Tangina, paano magiging magaling na bobo, hindi marunong mag-review ng ano, ng script. Pag in-apply yung in-script na ni-review, puta, ano mo namin yun?
Nagsama, pogi nga. Bobo naman. Ano silbi ng kapugi amura kay Clark? Hmm. Pinagyayabang mo, naging jowa mo si ano? Si Kiana. O ginawa ka na naman parausan. Hindi ka nga pinapakit ni Kiana na karelasyon ka eh. O, sinabi ni Kiana yung mga nakarelasyon niya, puro baguan, no? Isa ka rin eh. Pero kinaiyakan, iba, palamunin ka lang niya. Gagalawin ka lang pag nakihingi ka ng mamahaling alak o sinipa ka, batugan ka eh. Pag uwi, hindi ka malang naguhugas, hindi ka naglilinis. Hmm. Bulul ka pa. Hmm. Tapos kayo, sama-sama kayo dyan. Hmm. Doktora, ingat-ingat mo yung sklak, ha? Sana wag mauntog ulo mo. Tumanggap ng award sa para saan dahilan? Ito naman mga espuso. Para lang masabi, oy, ano namin yan, anak-anaka namin yan. Proud kami yan. Tanungin nyo muna sa sarili nyo kung bakit binigyan ng award yung anak-anaka nyo. Ano ba nagawa niyan? May nagawa ba yung anak-anaka nyo? Ha? Tanungin nyo sarili nyo bago nyo purihin yung anak nyo. Huwag nyo pa iikutin yung ulo niyan. Pati sarili nyo, pinaiikot nyo eh. May nagawa bang kabutihan niya? May accomplishment ba yan? May napag-usapan ba yan? Diyos ko. Naku po. Niloloko nyo lang sarili nyo para lang sa, para kayo si Mami Merly, inaano nyo yung sarili niya para, oh, tutulungan ko to kasi mabait to eh. Kahit na nasa takpa si ex-talent, sinabi ko naman kay Ellen at Jasmine na mas maganda kumanta si Dindo, mas gusto ko boss ni Dindo. Oo, totoo yan, totoo yan. Totoo yan, mamaki. Sinabihan ko naman siya noon eh. Huwag ka nga ano sa mga yan. Kasi magkakaroon kayo ng kompetensyahan. Oh. Sumabay ka pa. O, di pinamimilipit ka. Sa timing pa eh. Pagkanta ni Dindo, sabay yun ko. O, tinapik ka ni Dindo, sabayan mo ko. O, inahamon ka ng tao. Hindi pa kway ko pa yan, ha? O, pakubana pa lang yan. O, alas mo may piyo ka na nga, tingnan yung boses mo. Lumalabas yung parang boses bakla. O, buti hindi ka umiyak. Kasi awarding ko eh. Diba? O, tapos sasabihin niya naman, umiiyak na naman ako. Nag-awalwal na naman kami. Diyos ko, pag kayo nagko-content, wala kayong narihinig. Nakatarantaduhan nyo. Pag kami nagsasalita rito, ang dami nyong angal. Gusto nyo kayo, pag hindi kayo pinatulan, sabihin nyo, takot sa inyo. Mm-mm. Pag pinatulan kayo, ay, hindi ko papatulan niya si Anino kasi wala namang kwenta mga sinasabi niya. Eh. Bastos yan eh. Kaya natawag sa sarili niyo, hindi kayo bastos? Ha? Oo, doon mo maramdaman sa puso nang gagaling yung kanta, yung pin. Hindi yung sumisigaw ka lang para sabihin mataas ang boses mo. O, kahit ang kutsya nasasabihin. Alam mo kung bakit ko nasasabi yan? Kasi nag-queer kami, tinuturo sa amin yan eh. Huwag mo taasan ang boses mo kung hindi mo naman kaya, masisira yung vocal cords mo. Mapupunit, mamamalat. Hmm. Hindi porque sinabing mataas ang boses mo, maganda na. Ha? Lagyan mo naman ng lambing, laruin mo. Hmm. Yan yung pumiyok sa inyo, hindi ko naman napanood yun talaga eh. Mamatay man, hindi ko pinanood yan. Yung pumiyok na yan, yung time na yan, yung anong, ano ba kantang pumiyok sa inyo, hindi ko alam yan. Mamatay man ako, hindi ko pinanood dyan. Inanin ko pitana yan, pinagtanggol ko lang siya eh. Kasi sabi nga ni Mami Merle, huwag gayaan maano, mabas. Itaas. Tangin eh, walang utang na loob, nataas mo boses. Ako, ayoko na nga, ayoko talaga mabanggitin na pangalan ng hype na yan. Hmm, maganda boses ni Chun. Narinig ko nga sa gabi, sabi niya, Balot, Penoy, Balot, asan ka na Clark, nagtinda ng balot. Diba?
Oo, namamalipit eh. Kita niyo yung ano yung katawa tinit. Pag tinitikisan mo na yung katawa mo dahil pinupwersa mo na. Pinupwersa mo na yung sarili mo. Gusto mo ipakita na mas mata. Eh, kay Dindo naman mataas ang boses. Kaya niyang dalhin yung boses niya, nilalaro niya. Kaya niyang ipitin sa babae. Eh, siya hindi niya kaya ipitin eh. Pag iniipit niya, piyok mo, lumalabas yung tunay na ano niya, boses niya yung, ay! Ah! Takot siya sa ribatan si Picoy. Piyok, di ba sinabi niya dati, surrender siya sa'yo eh. Ako eh. Hindi, ang talent kasi niya, hindi talaga may sa anuhan niyan. Ibang talent niyan, hindi sa YouTube, hindi ribatan, mami. Magpaikot ng tao. Oo. Kasi tignan mo, pag nag-drive yan, lumalabas yung kademonyohan niya. Pero pag kausap niya mga tao, mababait ang nagmumutaw sa bibig niya. Binanggit ko na. Binanggit ko na at Esmeralda Adlawan. Tapos sabihin niya, sinisiraan ko. Oh, ito yung video. Oh, nakapos eh. Masama yan? May karapatan tayo. Hindi kita sinabihan na kung ano-ano. Sinabi ko lang yung, kung ano yung sinabi ko sa napanood ko. Diba? Yun ang opinion namin eh. Na mas magaling si Dindo eh. Palinirang puri ba yun? Oh. Kita mo yung kumukuha ng video? Yung hindi mo kaya ay tinututo kay Ram? Ay, tinututo kay Dindo pag hindi mo kaya, pag umihinto kasi si Dindo tuloy-tuloy, tinatapik ka ni Dindo. Ni Dindo, huwag mo ko iwan sa bayan mo ako. Ano? Tatiming-timing ka ganyan-ganyan ko. Oh. Na 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 na. Ano ba kanta yun? Sayaw yun eh. Ah, di ba? O, yun, ang dami nakakaalam. Eh, ako, plastic din ako. Pwede kong orokan. Pwede kong lababo. Pwede kong maghugas. Parang si Mirai. Magaling maghugas ng kalokohan yan. Nakiusap lang yung tao sa akin na huwag ko ilabas yung mga pinagsasabi mo, Meray. Sasabihin mo, hindi mo sinisiraan si Mami Merlin. Sasabihin mo, ganyan din ginawa nila kay ano noon, kay Clark. Ganyan din ginawa nila noon kay Ryan. Oh, di ba? Oo, wala sinabi puta. Kahit sabi niya pa na binigyan siya ng award. Eh, ano ba yan? Pag award lang yan, pagkatapos wala. Ang inaano dyan yung history ng kanta mo. Oo. Kahit saan ka dalhin, kaya mo dalhin. Ikaw, namamalipit ka na. Initigasan mo na katawan mo para kaway isto. Rock and roll! Diba? Yan, bili na kayo ng pinok na balo. Si Ate Arlene may kasalanan yan. Si Ate Arlene. Kasi hindi niya hinilot-hilot eh. Kasi Ate Arlene, pag ikaw, alam mo naman yan ang katawan. Galing namumuat ka niya, namumuat. Mamalaki lang katawan. Di ba? Wala ang buho. Nagpapadupit. Oh, chupit! Alam niyo yung gumit? Nagpapachupit yan! Ako na namin niyo, walang muok. Nagpapachupit niya, magaling chumupit niya. Paano? Ang galing na nagchumupit niyan. Si Mami Miay, tingil niyo, wala kang tawag, tingil. Mga, nung ako nagkatakit, si Mami Miay nag-iiyot sa katawan ko, matakit ang iyot ko, ang salap-salap mag-iiyot ang tingil. Wala kang tawag, tingil ang Mami Miay ko. Tingin, ang tsalap umiyot, iniiyot ka likod ko, iyot, mami, iyotin mo yung ko, iyotin mo. Ang galing mag-iyot ng mami miyay ko. Masakit ang katawan ko eh. Tapos niya ako, iyot-iyotin na ikot, eh, chinupit-chupit niya buko, kalmo. Kaya gusto ko tingil. Tapos niya ako, chupit-chupit-chupitin sa likod, iyot-iyot likod ko, tapos chupit-chupit ang aking muyo. Ang tsalap mag-iyot ng ano, ng tingil. Walang atawa ni Mami Miyay ko, tingil. Tingil po, Mami Miyay.
Kaya yung mami ko, siya nakakaalam ng pinagnaanan ko ng takaot. Madami alam yun. Matangal tumira sa takaot yun. Pag yan magtalita, yali kayo. Ah. Di ba? Nagot kayo, pag yan ang yalita. Ilang taon tumira sa takaot yan. Madami alam yan. Tapos sasabihin ni Miray, wala naman akong binabangkit, wala naman akong sinasabi bakit ako nagdamay dyan. Anyway. Tapos sasabihin ni Mami Mary, ang kalamang iyon niyam, ni Mingoy. Ramdam na ramdam ko mula paanganin ko ng iyon niya. Na iyon, iniyon-iyon niya ako maling. Hindi ko makakalimutan na mamamahal na niya, Mingoy. Mingoy, 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 Mingoy. Ayaw po. Ay, Merly. Ano nangyari sa'yo? Ransa ka tuloy. Nagbigay ka pa ng sing-sing. Eh, paano na yung promise mo? Hagi-ate ka, bok. Paano naman yung kwintas? Hindi tuloy umabot. Pero tatapatan naman yan ni Jasmine. Jasmine Trias po, ah. Kailan si Jasmine Trias? Ah. Trias, di ba yung tatlo yun? Trisam ba tawag doon? Basta paghigit sa dalawa, trisam tawag doon, paghigit sa dalawa, di ba? Ang isa, once. Paghigit sa isa, marami, twice. Pag tatlo, trisam. Jasmine Trias pala yun. Artista yun eh. Di ba? Hiningo makalimutan yung ginawa ng anak ko niya, Mingong. Ang dangin-dangin ng kanawan nyo. Iniyot niya ako, the blade. I mean, di, ang kaya na angin ni Kun. Ang talab, umahangon. Di ba yun? Wow! Hindi nga makakalimunan ang mama ng angin anak. Nakatawa ko lang si Mami Merle, huwag kang ganyan. Pero ibahin nyo si Mami Miyay ko. Matagal tumira niya knockout niya. Madami alam yan. Nung ako nang kanya ko, siya nakakaalam na ng dinanat ko. Walang dumadalaw na angin. Iniyot-iyot na hikot ko. Ang tsakit-tsakit ng ulo ko. Iniyot-iyot na dapat na ako iyot-iyotin. Chinupit-chupit-chupit na. Chikit-chupit pa chupit. Ang tsalat-chupit. Malami. Kaya pamunito ko yan, mami. May ko tingil yan. Walang atawa. Chabik na chabik yan sa isang anak. Chupit niya ako, chupit. Iyot pa, iyot. Nanan, huwag niyan. May iyot ako niya. Huwag niyan, iyan, iyan. Alam. Miyay, miyay, alam. May ingini ano niya. Nya, nya, nya. Huwag niyan. Nyamo atok, bukol mo mano, mukol mo mano, hindi ako miyoy, mana mga bukol, amo atok, alam mo mo. Ayok ka. Tangina mo. Ulul. Di ba? Tangina ko, kailan paalam na ako, nadagdagan tuloy oras ko. Diba? Kailangan papaalala natin kay Mami Merle yan. Iniyon-iyon na unang anak ko. Ang bait-bait ng anak ko. Hindi ko makalimutan na ang pang-aayungan ng isang anak na kanyang ina. Miss na miss ko yung Mingoy. Minamiss na kita. Akala ko tunay yung yakap at ahik mo na akin. Umiiyok ka pa. Ang plastic ang lang pala iyong. Bagong version niya na. Hindi, paparinig ko sana yung ano ni Mami Merle. Kasi mas maganda yung version ko eh. Ang plastic ang lang pala yung ginawa mo niya. Iyakap-yakap ka pa. Iiyak-iyak ka pa. Hayop ka. Dalawahan. Andiyan ka na yun. Pinaniwala mo ako. Alam mo,
Alam mo, manakanao, tingin. Alam mo, pinaasa mo ato. Ang alam ko, totoo yung pinapayamdam mo na akin. Itsakang uwa, uli ng anak. Tapos binigyan ka ng award, uli ng mumul. Anak doon ang mayaman sawa sa hipon. Nawa na ipon, inang hipon. Unang po, unang tungtong na tap out. Hinipon-ipon yung legs ni Mami Merle. I just got the precious one, master. Ay, nahuli. Ay, naka, Diyos ko. Hmm? The precious one, master. Diba? Mm-mm. Eh, bukas pag kinuntit ko si Mami Merle, ha, may bagong version. Ah, yung award na yan, malalim pinatunguhan. Alam niyo kung bakit naging award yan? Pinalo niyan yung mga umalis, eh. Oo, yung mga alis, bago bumanat, wala na siya rito. Eh, best actor. Eh, singer ang ina-plan dito niya sa Team Abot kami. Eh, ang galing palang actor. Napaniwala yung mga tao. Duruin nyo, bida na, traitor pa ang dating, kontrabida. Dalawa karakter. Si Dindo, dalawa pagkatao. Lalaki pero pusong babae. Eh, sasabi ng albularyo. Oo, sinabi nga pala niya sa akin yan. Nagpadala raw, sinabi mo sa akin yan, naalala ko ngayon. Matagal ang usapan natin yun, eh. Pero saan dinala yung papaano sa sakit? Sakit. May nagpadala sa'yo ng pang-ano sa ospital. Pero, sabi mo, wala kang binabanggit si Mami Merle, Tita Merle. Akala niya, hindi ko malalaman. Na nagpadala yung ano para magpagamot sa akin. Diba? Lahat ng makakausap mo, kung patay na patay sa'yo, oo, kagad sa'yo, hindi mag-iisip. Ay, ganyan pala yung matanda na yan. Kala kasi namin mabait, eh. Sige, hindi na namin susuportan. Ikaw na susuportan namin, sa'yo na kami magbibigyan ng pera. Haram, ha? Magpakabait ka yung ahas mo, ha? Palaki mo yan. Oo, bukol pa lang yan. Oo, basta alagaan nyo lang sa pagkain to, ha? Mahilig sa hipon to, eh. Sabi ng albularyo, alam na alam, eh. O, diba? Eh, kahit nga ako hindi albularyo, alam ko, eh. Oh. Analis ako lang yun. Diba? Ya, mag-iingat kayo. Dalawa pangatao ko. Isang bida, isang konta bida. Bida-bida. Tanda na bida, bida-bina na mina. Diba? Ababay na. Oh, sige, bukas si Mami Merle ang i-re-enactment natin para may buhay. Sabi ng albularyo, alam ng albularyo, eh. Di ba? Tawa ka ngayon dyan at Arlene. Babay na po. At ako'y magja-jogging. Dahil ako'y nagpapaganda ng aking katawan. May araw na hindi ako kumakain sa araw, eh. Kaya ko pala. Ayan, tumawa na sila at ila si Geta. Oh. Alam ko din yan. Yung sa galaw na... Kasi... bigla ako na malat. Di ba alam nyo ibig sabihin ng dalawang pagkatao? Di ba? Ang hormon nyo, lalaki ang hormon niya. Pero ang... loob-loob niya, babae, mas marami at malawak na pag-uunawa at pag-analisa. Tinitraining para magkaroon ng kasunduan sa mga hudas ng mga kalaban. Di ba? Bye! Di ba? Pati si Mirai, pinupunduan nila kayo para pag-asar lang kay Mami Merle. Inayusan, binilang ng gamit. Kaya nga sabi ko sa nag-share sa akin, eh, sino yung babae na yan?
Oh, hindi ko kilala. Oh, di ba? Para pampikon, parang anda. Sa ginagawa talaga naman niya, ito lang si Mami Merly, kahit alam niya naman yung ginagawa sa kanya, papatemali siya. Ano ba dahilan niya, bakit pinapakita ang ganyan? Para pikunin ka. O ito yung mga taong, ano, nag-tridor sa'yo. Kumbaga, ito yung mga taong nagsasabi ng mga pangit mong ugali. Di ba? Yan ang mga tumistigo. Kasi pag, kung wala sa kanila, ibig sabihin, hindi sumasang-ayon yan sa'yo. Sa kay Ram. May iwan sa Team Abot kamay yan. Sila mismo papatunay na hindi totoo sinasabi ni Ram. Kaya nandiyan sila kay Ram, sila mismo na nag-witness na totoo sinasabi niyan. Kaya nga sabi ni Ram, siya, maraming alam si... Babanggitin ba ni Ram yan si Mirai kung walang kinukwento yan? Kaya nga ginagawa niya ebidensya at testigo si Mirai. Dahil si Mirai ang maraming alam. Si Mirai ang maraming kinuwento sa kanya. Na sinasabi niya marami sa natuklasan. Totoo po yun. Kaya nga eh. Kaya nga inisiya kay Angie, manubuking siya. Oo, eh, sila magkakasama noon eh. Nag-volunteer pa nga defender si Ate Angie eh. Dahil nga mabait daw si Ram eh. Ilang beses na kiusap yan, yan si Ram, kay Mami Merle, o kaya kay Ate Nerissa. Tigilan na ako. Tigilan na akin ng dami. Dear Ate Charo, taong 2023, ng taong kasalukuyan, buwan ng Oktobre, nang tumuntong ako sa takas ng Nobyembre, ito ang inyong lingkod, Charot Santos. Bow. Oro ka. Correct. Ay, naku po. Paalam na ako. Hindi na pa ako nagpapaalam. Diyos ko. Oh, para may kukontent naman ako susunod. Babay na, babay na. Magja-jogging ako. Late na ng chin ko eh. Late it na oh. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Gusto ko ibalik yung abs ko noon. Uy, Mami Lori. Yan, lumit na chin ko oh. Yan oh, yung braso ko oh. Bye, good night. Love you all. Orkan. Ate Maki. Ate Ellen. May PM ako. Ate Ellen, sige, may PM daw si Ate Maki. Hindi alam ng manager na niloko siya ng patalikod sinisira. Alam ni Mami Merle yan. Alam yan. Kaso nga lang, umaasa nga siya na magbabago at saka ano yung talagang mamahalin siya. Eh, yun yan sinasabi ko nung kahit sa Team Abot pa lang, sa Team Anino pa lang, sinasabi ko, ang mga taong matitino, yan ang niloloko. Tapos itong mga titinong to, itong matitino na to, makikisama sa tao na niloloko sila sa kanya para respetuhin siya. Binibigyan niya ng panahon. Kumbaga sa Portugal San, yung mga anak na matitino, nagtampo. Kasi sila mababait, bakit hindi sila parang binabaliwala sila ng ama nila? Ang katwiran ng ama nila, paano ko kayo pupukusan? Eh, matitunong ko kayong mga anak. Kahit hindi ko kayo turuan o pakawalan ko kayo, alam ko na sa tamang daan kayo. Kaya pinupukusan ko itong anak nyo dahil siya'y naliligaw ng landas. Ganyan yung nangyayari kay Mami Merle. Pinupukusan niya ito kahit alam niya tarantado kasi gusto niya makita na magbabago, na mamahalin talaga siya. Kaso nga lang talagang nabibigo siya na nabibigo. Basahin mo, kapag ako nagsabi, pareho tayo may third eye. Kaso nga lang ako dati, Ate Inisige at Ate Maki, umaakit ako ng bundok noon. Umaakit ako ng bundok noon. Tapos na, ano, binasbasan ako ng banal na gabay noon. Kaya may ano ko, third eye noon. May pinupuntahan kami na sinabi ko, huwag pupunta, mapapahama kami. Yung kasama ko, bugbog sarado. Pinaana sa ulo, pinalo ng halub lang. Sabi niya, bakit hindi mo ako sinabihan na kita, pagtawid natin sa lugar na yan, tumakbo tayo. Tumakbo ka, lumayo ka sa akin. Pagbalik ko, kasama ko yung mga kabrad ko. Ilang beses yan, tapos natutukan pa ako ng baril dito. Ang gabay ko, sa bataan ako nagpabasbas eh. Ang gabay ko, Santo Ramon. Sabi nila, Santo Ramon ng mga buntis yun.
Bago ako pumunta sa isang lugar noon, nagdarasal ako. May ano yan, paramdam ko sa yung safe kadadaan, yung malamig, yung mainit. Yung grupo namin, Alpha Omega. Ang gumanap ng movie niyan, si Rupa Gutierrez at si Eric Pison, nung bata pa sila. Sa bataan, si Papang, yung nagpagamot sa ng anak ata ng Japanese yun na may taning na sa buhay. Napupuntaan doon mga ibang lahi, mga Indiano, na may mga sakit pakaramdaman. Pero 1994, 93 ata ako huling umakit doon. Ito yung mahala araw na akit kami roon na walang, sobrang init yun. Pagbaba namin ng bus, wala na kaming sapatos. Nakapaa kami. Pitong bundok akitin namin. Makikita pa nga namin yung cross ng bataan na malaki. May chapel doon. Kami yung nakukwair. Tapos madaling araw, kakanta kami roon sa hambog. Bago kami mag-practice, yung dila namin talaga paggagalawin. Parang babanatin ang babanatin. Yung dila mo, igaganyan sa lahat ng gilagin mo. Para lumambot yung dila mo. Tapos sa practice, ganyan. Palaki ng palaki. Dahil ang katwira nila, sa maliit na ganda ng salta mo, mataas na boses mo. What more pa pag nilakihan mo boses, yung buka ng bibig mo. Tapos para makontrol mo yung tamang pronunciation ng boses mo. Kaya yung iba nagka-practice minsan sa CR. Bundok yun. Tapos kakanta kami rin yung mga... Ang kanta namin parang pambundok nga eh. Mga, parang pang-rebelde. Yung ano yung mga makalumang kanta. Ano yung mga kanta namin yung... Mga, ayun, mga langit na tahanan. Mga makalumang kanta. Tapos yung ano yung alagad. Tapos siya. Ay, message mo rin sa akin, Ate Maki. Para magkaroon ako ng analisa dyan sa iyong pangitain. Message mo yan, Ate Maki. Bili. Magchismisan tayo. Tawagin ko lang ako at Elizabeth. Di ba naging totoo yung mga sinasabi ko sa iyo? O di ibig sabihin, alam nyo na. Alam nyo na may kati yung babae. Ako kahit hindi ko nababasa pinag-message nyo, alam ko na. Na marunong kayo tumingin ko saan papunta yung para. O ayan sinasabi ko. Kumbaga, hindi mo pa alam ano, pero dahil nga sa, dahil magkakaibigan kayo, nanonood kayo ng kwento, alam nyo na, wala pa sa gitna, alam nyo na kalalabasan. Diba? Alam nyo na kung saan patungo. Yung kakahantungan. Sabi nga nila eh, pag tumatanda ka, marami kang nararamdaman sa katawan. Pero once na umibig ka uli sa isang bata, gumaganda aura mo, kumikilos ka na parang bata, pati pananamit mo. Kasi, tiniterno mo, ibinabagay mo kilos mo sa lalaking minamahal mo. Ang mga doktor, yan din ang sinasabi ng mga doktor sa mga matatandang lalaki. Para magkakaroon ka ng buhay ng malungkot ng buhay, makipagrelasyon ka sa bata. O, di ba? Pag na, araw-araw, umiibig ka, ganado ka buhay, ganado kang gumising, mag-aayos ka, maliligo ka. O, di ba ganyan si ma'am, ano, si yung mahilig kumanta sa Facebook, nung una hindi nagpapakita. O, nung umibig, putang ina, laging naka-edit ang mukha, nagpapakita na ng mukha. Kanta na ng kanta, pinupuri ng pinupuri. Wow! May abs! Diba? O ito, bili ka ng mga groceries, sama mo yung mga alalay mo. Ang dakilang alalay ni Osnay. Diba? Yun yun eh. O, hindi ako yan ha, binasa ko lang yan. Naku, ipakita nga sa akin yan kung talagang inampun niya yan, pakita niya yung certificate. Ang lakas-lakas yung manita, pag kayo sinita, galit na galit kayo. Ipakita niyo yung certificate, talagang inampun mo yan. Yung kakilala ko talaga, inampun niya. Pinilabas niya sa mga kamag-anakan niya, anak niya, pero magkarelasyon sila.
Yung mga kapatid, kamag-anakan, hindi naniniwala dahil hindi magkamukha. Kaya ang ginawa, hindi niya tinirang sa bahay nila yung ano, yung lalaki. Itinira niya sa ibang bahay. Katrabaho ko pa, ha, yung lalaki. Oh. Inupa niya sa bahay ko. Oh. Wala nakakaalam sa mga kapabahay namin. Ang pinapalabas namin, anak niya yan, anak niya yan. Oh. Eh, parang hindi magkamuka. Parehong lalaki. Oh. Ano ako lulukuhin? Nag-asawa ng bata. Tapos sabi, may pangarap pa rin sila mga anak. Paano mga anak? Yung edad niyang yun. Diba? Hello to yung Mawar Zuga. Napag-usapan pa nga dati kay Manong Dunisha, di ba? Magpapa-opera daw ng ari para mag-virgin. Papakasal. Di ba? O, kalukuhan niya, naampo ka ng malaki. Hindi ako niniwala dyan. Bata ang inaampo para paglaki sa'yo tutulong. Eh, matanda na yan. Alam na yan. Kaya pag nakaipon yan, iiwan ka na yan. Pinakinabangan mo na ako eh. Pag malaki niya, inaampun ilang kasabihan yun, magampun mo na maliit at bagong labas na nanay. Oo, para paglaki, ikaw kikilalanin. Panganay, ikaw, inampun mo anak, tapos ano ba ginagawa ng mga sugar mommy, sugar daddy, o kaya ng mga kabit? Diba itinitira sa ibang lugar? Oo, inampun mo pala yun, bakit hindi mo tinira sa bahay ninyo? Gagawin pa tayong loko-loko eh. Manood nga kayo ng movie, saan ba din nahuhuli ng tunay na asawa yung kabit? Doon ba sa bahay nila? Diba sa ibang lugar? May bahay kayo, titira mo sa ibang lugar? Oh. Nung wala ka, tinitira mo sa kondo. Nung dumating ka, nilayo mo sa kondo. Dahil kilala ka ng mga tao sa kondo. Eh. Estelle Bulok eh. Gagaguhin niyo pa kami. Puta, meron bang ganun anak? Napaka-sweet sa isa't isa't. Hindi ko sinabing magkabit kayo. Ang sinasabi ko, yun napupuna ko. Oo, wala akong sinabing may relasyon kayo. Ang sinasabi ko, yun nakikita ko. Puta yung mga picture nyo, mag-holding hands, mag-akbay. O kung ako nga sa nanay ko, hindi ako makapaglambing masyado ng ganyan. Kahit sabihin pa ang tunay mong magulang. Diba? O, kasi nga, yung ate ko nga, nakita lang kami ng mga barkada ko dati sa ano, yung pinakamalang girlfriend ko, dahil ate ko abroad. O, gago, ano niya, ate ko yan. O, kayo pa? Ang sweet nyo naman at saka kung magnanay kayo, hindi ganyan yung mga akbayan nyo, yung mga sweet, ano nyo? Hindi ganyan yung mga pag nagtabi kayo? Para magbabarkada, pag niligawan ko yung nililigawan ko, kasama ko tropa ko. Pagkakain kami, kasama ko, libre ko mga tropa ko, mga tropa niya. Yun yung mga witness. Ganyan kayo. Kung nasan si Jesse Monyo, ay, tangay-tangay, oy, may promo, sama kayo. May wedding ring pag sing-sing si Jesse Monyo, kanino kaya yun? Ah. Tapos sasabihin nyo, oh, ano, tumitigas pa ba tinggil ni Banang? Ha? Kaya pang patigasin? Eh, ikaw, Jesse Monyo, yung dila mo, tumigas ba? Napatigas mo ba tinggil ng ano, matanda? Ha? Eh, matigas na nga yan dila mo, yung tingil ng matanda, hindi nyo patapatigas eh. Ang ano yung titi, ayaw patigasin? Bobo? Jesse Monyo, kita mo si Kupitana, booking ni ano yun, akala ng amo hindi nakalive. Biglang nagulat, ayun, booking, umami na bulok na lover. Yung amo. Oh, kaya nga pabalik-balik sa room. Secret love. Jesse Monyo, para lang makalamon.
Oo. Walang trabaho eh. Nagyayabang puta. Ang lakas man lahat, wala naman trabaho. Hindi naiya sarili niya. Ang kapal masyado ng mukha. Talagang garapalan eh. Kumbaga wala akong pakialam sa sinasabi niyo. Oh, may asar kayo sa akin. Basta ako pagkatao ko to. Diba? Pagkatao ko to eh. Dito ako nabubuhay. Oh, ano pakialam? Basta aasarin ko kayo. Don't Real Talk, may gano'ng shoutout sa mga tao. Gandang gabi po sa lahat, especially yun ang head. From BFT 2024 Channel! Please like and support BFT Vlog. Ah, BFT Channel na 2024 na ngayon. Makontroversal din tong grupo nito ngayon. Itong Real Talk, sila Real Talk. BFT. Parang ganito. Kinaiingit ang pag binibigyan ng pera, budol-budol. Tomorrow, Anino, do you have live? I will try, mama. Dear mama. Wait lang po, may kukunin lang ako.